Ang bola
na ako'y tuwang-tuwa kahit tinalo na sa tabang. Kasi ganun na lamang akong paluin ang tubo kahit inakalawang. Tama na naman itay, di na po ako pasaway. Hindi ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusugod sa ambon. Iniisip ko na lamang na baka ako'y ampon. Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na balat ang inaabot ng ganda kong pangilalim ng dama. Ako'y isang sirena. Layo-layo ni hindi makabisita. Kakain na po itay, nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad, paisa-isa ka ba? Ngayong butot malatang dating matipunong katawa. Kaya sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan ng lupot na nadarama. Wag na po nating balikan. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sanay ka cancer. Kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit. Ako sa iyong gabi, itay tumangan, umapit. Kasi sa aking kamay, kahit hirap magsalita. Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha. Dahil umisa mas lalaki, pas lalaki ang bakla. Ramdamay, tubig ang sinisisit. Naglalaki ang mga braso, sakit dumidikdik. Ramdamay, tubig ang sinisisit. Sa patagal ng paghinga sa akin, kayo ay bibilib. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. I'm proud. At saka, bakit ako mahihiya? I feel like my pride comes from seeing not just myself flourish. Nabibigyan kami ng power. Maiyak ako. I'm Ark Corpin. You can call me Ark. I identify myself as pansexual. My name is John Clarence Oliveros. You can call me JC. I identify myself as bisexual. Ako po si Uriel Matthew B. Palacios, pero you can call me Uriel. Ang inaano ko pong pronouns is he, him. Hi, my name is Crucial Ahil V. Carino. I identify myself as pansexual. Hi, I'm Martin Almeida. You can call me Martin. I identify myself as gay. Well, hello everyone, I'm Sam Christian Dierera, and you guys can call me Sam, and I identify myself as gay. My live name is Albion Rivalde, but people call me for short as Albie. I identify myself as a pansexual. My name is Janimo Peñahuet, but you can call me Limi C, RB, and Tilimuel. I am a gay man. Noong una nag-try din ako ng ibang school, pero yung feeling na ay nakapag-adapt na ako sa PUP kasi dito na ako nag-senior high, and may mga friends na rin ako na na-build dito. So ayun, pinush ko na rin yung PUP and napunta rin ako sa course na gusto ko. Actually, nung college, wala talaga akong idea kung saan ako papasok. Nag-apply ako sa napakaraming schools, pero yung PUP, siya yung tumanggap sa akin. And that made me realize na gusto ko yung school na to. Legit, PUP lang yung exam ko talaga. Sa PUP ako pumasa, kaya sa PUP na lang din ako nag-enroll. Senior high school, graduate din ako ng PUP. Masanay na ako dito sa school na to, like yung environment, yung tradition, ayun. Kaya, ayun, PUP pa rin talaga. Bakit PUP? Kasi it doesn't only stand as a university for me. Kumbaga, it is the place na parang kinamulatan ko na I know I can be free to introduce myself and malabas ko kung sino ako. And yeah, it's a training ground. It's an open door to enormous opportunities na pwede kong makaharap sa life. Honestly, PUP is not part of my plan. Last minute, nag-iba ako bigla ng isip. Then, align sa gusto kong marating sa buhay or my dream is yung performing arts. Kay PUP po ako nag-apply din. Na-accept po ako. Kasi I think ito yung school na magbibigay sa akin ng iba't ibang opportunity, makakapag-open up sa akin ng iba't ibang doors of opportunities na I can be more outrageous of what I believe in. PUP has been
welcoming to those who are coming from the Laylayan, the marginalized sectors. And as someone who is an LGBTQIA+ member and coming from lower middle class household, PUP has sheltered me with an education that is, you know, still a privilege to some of us. Kumusta ang isang Martin ko sa loob ng PUP? In 2 years na bilang isang PUP yan, kahit na online class, binigyan niya ako ng lakas ng loob, tibay ng loob, na ipakita kung ano talaga yung isang Martin Almeida at kung ano yung kayang i-offer ng isang Martin Almeida sa isang university. For these past 2 years na I'm dealing with the online classes, ganyan, it's been hard. It's been hard. Lalo na for someone like me or like us na we consider ourselves kasi na as creative eh. So parang kumbaga, ako personally, yung outlet ko is nasa labas. And yung source ko din ng creativity is nasa labas. So for, you know, for being locked up sa four corners ng kwarto ko for the 2 years, kumbaga, it made me feel like na unmotivated and undriven ko. And now, ngayon pa lang, masasabi ko, ngayon pa lang bumabalik yung motivation na hinahanap ko before. Masasabi ko na okay ako, masaya ako dito sa PUP. I feel belong dito sa PUP. It makes me feel privileged because when I get out of the university, I don't feel that much of a welcoming energy ano, as an LGBTQ+ member. But PUP has shown me that kahit saan ka pa nanggaling, no matter our differences are, there is always a place for us to thrive. PUP taught me to showcase who am I. Hindi lang sa mga kaklasmate ko, sa mga teachers ko, but for me, kasi mas naging transparent ako sa sarili ko kung ano talaga yung gusto ko. Since high school po kasi ako, nag-public school and senior high school talagang sobrang busy. So parang yung college busy now, parang na-train na ako sa kanya nung junior high pa lang, tsaka senior high. Kaya parang sanay na po ko sa schedule and sa pagiging busy sa PUP. Si JC sa PUP, naging mas masaya siya, naging mas nakilala niya yung sarili niya, mas nalaman niya kung anong mga perspektibo sa iba't ibang mga bagay. Anong masasabi mo sa iyong mga schoolmates tungkol sa pagtanggap sa katulad mo sa ating lipunan, lalo na sa ating Sintang Paaralan? It's really warm na kung paano nila kung ituring bilang isang pa-member din nila without seeing any differences. Nagpapasalamat ako sa mga taong tumanggap. Thank you so much. Yung pagtanggap na yan, parang kumbaga kami sa pagtanggap din namin sa street, tinatanggap namin mga street. So dapat tanggapin din ng isa't isa kung ano yung feeling nila sa sarili nila. And sa mga hindi naman tumatanggap, naiintindihan ko kayo kasi nasa process pa naman tayo ng generasyong ito. Hoping ako po sana sa yung mga generation, mas matanggap nyo pa yung komunidad namin. I'm very glad na nowadays students are very open to any genders and they are adaptive and they are welcoming us to their society as well. We are also welcoming them also to our society. Also, yung relevance namin as not just being part of the LGBTQIA+ community, but also being a student and a friend. It's about high time that we learn through this history. We go past what we were taught of lies and go forth the truth. And just realize that we are just as human as you, yes, and valid of our identities. I can proudly say that I am a part of a rainbow community, colorful community that can give us more empowerment and knowledge about what is our communities. I am more than proud to be part of the LGBTQIA+ community. Ako, sobrang proud ako as a PUPian. Nakita ko kung paanong nag-evolve yung paglaban na ginagawa namin na bilang parte ng komunidad na ito. Yung LGBTQIA+ is very welcoming. Kaya I'm very proud to be part of them. Proud ako. I mean, hindi naman po ako tatayo dito, naka-heels ako. Green yung nails ko, di ba? Hindi lang namin choice na gawin to dahil gusto lang namin. Ginagawa namin siya kasi alam namin may purpose. Sinong hindi mapaproud sa ano sa pagiging parte ng isang komunidad na punong-puno ng creativeness, punong-puno ng kulay, matatalino, masaya. So ayun, proud na proud ako maging parte.
Tama. Hmm. Tayo na to eh. Tanahinig. We are beautiful, we are valid, and we are here to flourish and contribute to our society just as them. Hanggat may pagtanggap, may pagrespeto. And hanggat may pagrespeto, alam namin natatanggap kami. Proud ako! Proud ako! Proud ako! Proud ako! Pride tayo! Seven, six, five, four, three, two, one. Magandang-magandang at makulay na umaga sa ating lahat mga ka-NSTP at mga kadiwa. I am your ally o kakampi, Kuya Shane Brian Dorol, ang inyong resident bosses ng Sandiwa. Mabuhay and happy Sunday to each and everyone. I am your rainbow after the rain, Rhea, the PUP Sandiwa College of Accountancy and Finance representative. And first we of all, are your Masters of Ceremony. First of all, we'd like to say thank you to our dearest participants and guests na kasama natin sa ating webinar ngayong araw na ito, no, Rhea? Tumpak ganun, Kuya Shane. It seems like every PUPian at lahat ng mga kasama natin sa webinar ngayon ay excited na excited ng matuto at makilahok sa ating talakayan.
I agree, no? Ginugunita rin natin ngayong araw na ito ang National Flag Day kasabay ng webinar natin ngayong araw. This is God Bukasiya. Strengthening Youth's Awareness on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics. But before we begin, I just want to ask, how are you naman, Kuya Shane? Actually, hindi nga ako makatulog kagabi dahil kakatapos lang ng aming proposal defense. And of course, sobrang excited ako para sa topic natin ngayong araw. Dahil actually, ito ay naglalayon na malinawan ang lahat patungkol sa gender and development. Ikaw, kamusta ka naman, Ria? Okay lang naman ako, Kuya Shane. Medyo may kaunting stress pa from the midterms week since kakatapos lang. Pero very excited na rin akong matuto for today's video. And of course, hindi natin kakalimutang kamustahin ang ating mga Zoom and YouTube Live participants. Ay, oo nga, no? Tingnan natin kung ilan na nga ba ang viewers sa ating YouTube Live, no? As of the moment, we do have 4,260 viewers sa ating YouTube Live, no? Keep on coming lamang po sa ating mga participants kahit na anong pronouns pa ang gamit ninyo o kung paano nyo man i-identify ang sarili ninyo. Welcome na welcome kayo rito dahil this is a safe space for everyone. Tama, Kuya. Comment niyo lamang po ang kung ano ang inyong mga saloobin o nararamdaman ninyo sa araw na ito. Kamusta naman kayo, guys? Kumain na ba kayo? Hindi ako pa full, ha? Tinatanong ko lang kayo kasi I'm a concerned citizen. Kimmy, but kidding aside, please be mindful sa mga ilalagay ninyo sa ating comment section dahil ito ay monitored ng ating mga officials. Tama, Ria. But before that, no, tingnan natin yung mga viewers natin. Speaking of participants, no, mag-shoutout tayo ng ilan sa kanila. Shoutout kay Latuga John Remy L. mula sa BSEE11. And shoutout kay Kabanal Jund. Galing sa DREMT12. Ayan. And of course, besides sa gusto nating matuto, narito rin tayo to have fun and share our insights with each other. Speaking of insights, no, alam nyo ba na ang webinar natin ay magtatalakay patungkol sa kasarian at mga konseptong nakapaloob dito? Tama ka riyan, Kuya. At aside dyan, tatalakayin din ng ating mga speakers ang mga polisiya at advokasiya patungkol sa gender and development na konektado sa core values ng PUP-NSTP at PUP-Sandiwa. I agree on that, Ria. Well, bago natin simulan ang ating programa, let us show our deference as we sing the Philippine National Anthem to be followed by the invocation. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang isa ng patawad ay kalungkay na nagliligin. Ang
Isang makulay na araw sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating YouTube Live, maging sa mga participants natin sa Zoom. And syempre, gagaya nga na sabi mo, speaking of participants, a shout out sa ating mga former Sandiwa officers na nanonood sa atin ngayon sa ating YouTube Live and sa ating webinar. And of course, regarding sa ating YouTube, no, let us all be mindful of our etiquettes, kagaya nga ng sabi ni Ria kanina, dahil ating tatandaan, sabi ni Uncle Ben kay Peter Parker, with great power comes great responsibility. We all have our freedom to express ourselves. However, we are also accountable for our actions. Kaya naman ating basahin kung ano-ano nga ba ang mga ito. To our Zoom participants, please make sure that your cameras are turned off and your microphones are muted unless you are asked to do so. To our YouTube participants, we highly encourage you to share your insights that are relevant to the topic. Ilagay ninyo yung mga takeaways ninyo, yung mga natutuhan ninyo mula sa ating mga speakers. Dahil actually, kagaya na nasabi ko kanina, we are free to express ourselves. And of course, meron tayong kukuhaning best takeaways. And alam mo ba, Ria, meron daw na premyo or prize na house and lot sa ating makukuhang best takeaways, no, Ria? Also, please refrain from commenting unrelated and unnecessary remarks, for we are discussing a very sensitive topic today. Let us make the comment section a safe space for everyone. Pero, do not forget to fill out the evaluation form na ibibigay natin sa latter part ng ating webinar. And lastly, let us have an open mind and please enjoy, have fun while learning. Additionally, we encourage everyone na i-comment ang inyong name together with your section. At syempre, huwag nating kalimutang gamitin ang official hashtag natin na hashtag GodBukasiya. Hashtag GodBukasiya. Tama yan. At mukhang handa na ang lahat para simula ang programa. Kaya naman, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Upang ibahagi ang kanyang pambungad na pananalita, let us call on our ever-glowing, ever-gorgeous, hard-working, and responsible National Service Training Program Director, Dr. Rovelina B. Hakulpia. Thank you very much, Shane and Ria. I am tasked this morning to give the opening remarks. But before I do my main task, allow me to express my gratitude to the support given by our executive officials, to our President, Dr. Manuel Muhi, and to our Vice President for Student Affairs and Services,
Professor Tomas Testor, who will both inspire us later. And of course, to our Vice President for Academic Affairs, Dr. Emmanuel de Guzman, for allowing all NSTP teachers and students to attend this virtual event. Sa ating mga tagapagsalita, mga guro, at mag-aaral, mga kadiwa at ka-NSTP, magandang umaga sa inyong lahat. The primary objective of the National Service Training Program is looking at the vital role of the youth in nation building, promoting their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It is also aimed at promoting advocacies in the youth, such as environmental protection, disaster risk reduction, volunteerism, community service, and of course, gender and development. Though gender in the Philippines started off with the Philippine Plan for Gender and Development in 1990s, gender then is not openly talked about. Now, everybody, especially the youth, must be gender aware and gender sensitive. Gender is an important consideration in a nation's development. It is a way of looking at how social norms and power structure impact on the lives and opportunities available to the different groups of men and women. Eventually, of course, we want to achieve gender mainstreaming and gender equality. But before we could do that, we should look closely at the basics. In today's webinar, we will tackle the basics. Our activity is part of the university's commitment to strengthen the knowledge and awareness of the youth on sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. Also, we will know PUP's initiatives with regard to gender and development. These and more are in store for us this morning. We will learn from our resource speakers who are experts and experienced in gender and development advocacies. They will be introduced later. Ganito po kahalaga ang ating webinar sa araw na ito. Kaya habang nakikinig sa ating mga tagapagsalita, manatiling bukas ang ating isipan at puso upang maging maayos ang ating pagkatuto. Happy learning to everyone! Thank you so much for that wonderful message, Dr. Jacolvia. Sabi nga di Dr. Jacolvia, dapat tayong lahat ay maging gender aware and gender sensitive. At ang topic po natin ngayon ay napakahalaga kaya dapat tayong lahat ay makinig sa buong webinar. I agree on that, Ria. Ngayon, para sa ating susunod na inspirational message, let us lend our ears and brace ourselves as we listen to one of the most reliable PUP officials, Professor Tomas O. Testor, the Vice President for Student Affairs and Services. Oh, I'm sorry. Thank you. Moving forward, go ahead, sir. Thank you very much. Thank you, James. Ira. Ladies and gentlemen, distinguished guests, to the organizers of this noble undertaking, and most importantly, of course, to the vibrant and powerful youth of our generation, ang ating mga scholar ng bayan, to our faculty members, a pleasant day to all of us. In a world that is constantly evolving, it is imperative that we acknowledge and embrace the diverse spectrum of gender identities and experiences that exist within our communities. You, the youth, are the trailblazers of change. It is crucial to recognize that each person's sexual orientation, gender identity, and expression are unique and deserving of celebration. Let us foster an environment where diversity thrives and discrimination fades away. By embracing education and open dialogue, we can dismantle the walls of ignorance and prejudices.
that hinder progress. Let us challenge outdated stereotypes, biases, and misconceptions. Empathy and understanding will be our guiding principles as we navigate this complex issue. Remember, it is our differences that we find our greatest strength and unity. Together, we can create safe spaces where individuals can express themselves authentically, free from fear and judgment. Let us champion policies that protect the rights of all, ensuring equal opportunities for success and happiness. By cultivating an atmosphere of acceptance, we inspire others to embrace their true selves and unleash their full potential. My dear young leaders, you have the power to shape the future, not just for yourselves, but for the generations to come. Strengthen your awareness, stand up against discrimination, and be the change you wish to see in the world. Let us build a society where love triumphs over hate, understanding replaces ignorance, and equality prevails. Allow me to impart to you the words of Mr. Kofi Annan, the former Secretary General of the United Nations, and I quote, "Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance," end of quote. So, my young friends, I urge you to be the change you wish to see in this world. Let us embody the words of Mr. Kofi Annan and work tirelessly to build a future where equality and understanding reign supreme. The power lies within you. Embrace it. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Thank you so much for that lovely message, Professor Testor. Ayon nga, dapat tayong lahat ang mismong gumawa o mag-umpisa ng pagbabagong matagal na nating hinahangad. Tayo ay dapat tumayo against discrimination at maggumawa ng safe space for everyone. Tama ka dyan, Ria. And with that, no, we are actually acknowledging the presence of Professor Otestor. To take that opportunity, we would like to call on our College of Architecture, Design, and Built Environment, Ms. Brianna, to take our photo opportunity. Ayan, so let us open our cameras na po. So, first panel muna po. 1, 2, 3, smile. Okay po. So, second panel naman po. Open na po yung cameras natin. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you very much po muli, Professor Thomas Otestor, and of course sa ating representative, Ms. Brianna. And now moving forward upang magbigay naman ng isa pang makabuluhang mensahe para sa ating lahat ngayong araw, let us call on ang ating diligent, kagalang-galang, matipuno, at primerong action star ng PUP, ang ama ng sintang paaralan, walang iba, Dr. Manuel M. Muhi. Ladies and gentlemen, distinguished guests and participants of the Gadvocacia Strengthening Youth's Awareness on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics Webinar. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome and thank you for attending the webinar organized by the National Service Training Program Office. I stand before you today as your president, filled with immense pride and hope, addressing this remarkable gathering focused on gender and development. I extend my heartfelt gratitude to the National Service Training Program Office under the remarkable leadership of Dr. Rubiha Kulbia,
and the faculty of NSTP for organizing this activity. The theme of this webinar, the Advocacia, captures the essence of our commitment to strengthening awareness among our youth regarding sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. It reflects our unwavering dedication to fostering a society where everyone can embrace their true selves, free from discrimination, prejudice, and ignorance. Today, we gather to celebrate the power of knowledge, understanding, and acceptance. We recognize that the youth of our nation hold the key to creating a more inclusive and compassionate society. It is through education, dialogue, and empathy that we can forge a path towards equality, respect, and unity. The issues surrounding sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics are complex and multifaceted. They require our utmost attention, not only as a matter of human rights, but also as an imperative for social progress. By deepening our understanding, we empower ourselves to challenge stereotypes, dismantle barriers, and build bridges of understanding. To the youth present here today, I want you to know that your voices matter. Your experiences, perspectives, and dreams shape the trajectory of our nation. You have the power to challenge the status quo, to question outdated norms, and to ignite positive change. Embrace the uniqueness within you, and let it be the driving force that propels you forward, inspiring others along the way. We must ensure that our educational institutions are safe spaces, nurturing environments where diversity is celebrated and discrimination has no place. Let us work together to integrate inclusive policies and curricula that foster respect, empathy, and understanding. By doing so, we create a generation equipped with the tools to build a brighter future for all. To the educators, advocates, and allies in the room, your dedication to this cause is commendable. Your unwavering support is instrumental in nurturing an environment of acceptance. Let us continue to collaborate, share best practices, and amplify our efforts to dismantle prejudice, discrimination, and stigma. As your president, I pledge my commitment to this cause. I vow to uphold and protect the rights of every citizen, regardless of their sexual orientation, gender identity and expression, or sex characteristics. Together, we will work towards comprehensive legal frameworks, social programs, and healthcare services that address the specific needs and challenges faced by individuals across the gender spectrum. In conclusion, let us leave this webinar inspired and emboldened. Let us carry the knowledge we have gained today in our communities, our schools, and our homes. By nurturing a culture of respect, understanding, and acceptance, we will create a society where every individual can thrive regardless of their gender or sexual orientation. Thank you for your unwavering commitment to the principles of gender equality and social justice. Let us march forward together, hand in hand, towards a future where all individuals are valued, celebrated, and afforded the dignity they deserve. May this webinar be a catalyst for change, igniting a flame within our hearts that will continue to burn brightly until equality becomes our shared reality. Maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you all. Mula sa iyo, para sa bayan. Thank you. Thank you so much for that inspiring message, Dr. Muhi. Ayon nga, ika ni Dr. Muhi, we should create a safe space that is full of respect and acceptance. And always remember to embrace your uniqueness.
Tama ka dyan. Acceptance is the key. Thank you very much po muli, Dr. Muhi, for your wonderful speech. And ngayon, no, tingnan natin muli kung ilan na ang viewers sa ating YouTube Live. We do have 5,125 viewers as of the moment. Again, we encourage everyone na i-comment ang inyong name together with your section. And of course, huwag nating kakalimutan gamitin ang official hashtag natin ngayong araw. Hashtag GodBokasiya. Moving forward, to introduce our first speaker for today's webinar, we would like to call on our NSTP faculty member, Professor Emmalyn R. Atencio. Thank you so much. Good morning, everyone. It is my honor to introduce our guest speaker for today. Indeed, we are blessed that despite her busy schedule, she was able to join us and share her knowledge with us, showing how important we are to her. Our resource speaker is a professor of the Department of Women and Development Studies, College of Social Work and Community Development, UP Diliman. She has a Bachelor of Science, Honors, Economics degree from the University of London and a Bachelor of Arts in Philosophy, an MA in Women and Development Studies, and a Social Development, all from the University of the Philippines, Diliman. Her research and extension work are in the areas of gender and development and gender and the economy. She is also a treasurer and a member of the Board of Trustees of the Likhaan Center for Women's Health, chair of BAYI Incorporated, and co-convener of the Asian Solidarity Economy Council Philippines Network, among others. Ladies and gentlemen, dear participants, let's welcome Dr. Natalie Lourdes Africa Vercellis. Let us give her a round of virtual applause. Thank you very much. Magandang araw po sa ating lahat. I hope all of us are doing very well. It is a pleasure to be virtually here with all of you this morning. I thank the PUP National Service Training Program for the invitation to deliver this SOGIESC orientation. And I also laud the PUP for your commitment to promoting gender equality in your university. I'm going to share my screen na po. There, and I hope everyone can see it. The title of my presentation is It's Not Just Sex, Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics. I will begin by saying that if we are not a member of the LGBTQI community, we should all be allies. This is my advocacy mantra from the late Ruth Bader Ginsburg, feminist icon, long-serving Associate Justice of the Supreme Court of the United States until she died in 2020 at the age of 87. Fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. This is my presentation outline po. I begin by discussing the gender binary and how human sexuality is diverse. Following this, I argue that sexuality is a development issue. LGBTQI individuals experience discrimination. LGBTQI rights are human rights. And that LGBT, yeah, and okay. So those three po. So sexuality is a development issue. LGBTQI individuals experience discrimination and LGBTQI rights are human rights. I segue then to the core of this lecture, that is SOGIESC and its constituent components. I then do a recapitulation of SOGIESC and just very briefly discuss cissexism, monosexism, and heterosexism and the SOGIESC Equality Bill. And then I'll proceed to the conclusion. So this is my SOGIESC. Assigned sex at birth, female. Sexual orientation, heterosexual. A female, physically and emotionally attracted only to males. Gender identity, woman. Gender expression, feminine. Everything in perfect congruence. All, no, everything in place according to what society dictates as appropriate for my sex. Privileged on the basis of my sexual orientation, gender identity, and expression. I recognize that I am free.
from the daily discrimination, marginalization, oppression, and subordination experienced by those who deviate from the socially constructed norms on human sexuality at home, in educational and training institutions, in the workplace, in communities, in hospitals, in commercial establishments, in public offices, in every space where each person should have the fundamental freedom to be who they are and who they want to be. For many of us, we can only imagine what it is like to be lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex in a world that unjustly continues to stigmatize those who are unable to conform to or who contest the rigidity of heteronormativity and cisnormativity. Society tells us that there are only two ways of being in terms of our sex and gender. In other words, there is what we call a binary understanding of sex and gender. If one's assigned sex at birth is male, he should identify as a boy or a man and be masculine. If one's assigned sex at birth is female, she should identify as a girl or a woman and be feminine. However, the reality is that human sexuality is so much more diverse than that. Lonius and Hassell pointed out that, and I quote, "The scientific and historical evidence of the malleability of gender, the wide range of sexualities across cultures, the range of expectations for masculine and feminine behavior across culture, time, and even an individual's lifespan suggests that gender is not quite as natural as we suppose," end of quote. Rigid beliefs on sex and gender place people in boxes and trap them in closets, and they do not represent realities on human sexuality. It is diversity that is a natural characteristic of human sexuality. A statement by the Psychological Association of the Philippines asserts that, based on psychological, clinical, and social science research, and I quote, "Sexual orientation, gender identity, and gender expression are various characteristics of all human beings. Being lesbian, gay, bisexual, and transgender are part of the normal variation of human sexuality and gender identity and expression. They do not indicate either mental or developmental disorders. Attempts to change an individual's sexual orientation, gender identity, and/or gender expression are ineffective and harmful to the individual," end of quote. The Sexuality and Development Program of the Institute of Development Studies, University of Sussex in the United Kingdom, emphasizes that sexuality is a development issue. It asserts that, and I quote, "Development should be about increasing people's well-being, particularly of those who are poor and marginalized. Social and legal norms and economic structures based on sexuality have a huge impact on people's physical security, bodily integrity, health, education, mobility, and economic status. These factors in turn impact on their opportunities to live happier, healthier sexualities, and I add, happier and healthier lives. While the issue of sexuality and development is not limited to members of the LGBTQI community, our concern this morning is about how not fitting into norms of gender and sexuality can have deleterious effects on an individual's welfare. Securing and promoting the well-being and quality of life of LGBTQI individuals are predicated on institutional transformations in the rules and norms that structure and govern social relations based on sexuality. LGBTQI individuals experience discrimination. This is a glaring and an unacceptable reality that we must put an end to. Also, according to the Psychological Association of the Philippines, and I quote, "LGBT plus individuals in the Philippines experience stigma, discrimination, and violence on the basis of their sexual orientation, gender identity, and/or gender expression, which has negative consequences on their mental health and well-being throughout their lifespan. This stigma can take varied forms, including bullying and harassment of LGBT plus children in families and schools, physical and sexual violence against LGBT plus Filipinos, denial of entry of transgender Filipinos into commercial establishments and public spaces,
and discrimination on the basis of SOGI in hiring practices, healthcare services, and housing. Research shows that such experiences of stigma and discrimination are linked to increased risk of mental health problems, including depression and suicide among LGBT plus people. The experience of other countries shows that policies and legislation promoting equal rights and prohibiting discrimination can reduce stigma on the basis of SOGI and lead to better mental and physical health. Anti-discrimination legislation is associated with decreased risk for mental and physical health problems, and therefore improved well-being among LGBT plus individuals, end of quote. This is why we need to continue to push for a SOGI-esque equality law. LGBTQI rights are human rights. All human beings are equal in dignity and rights, and each person has a right to be free from discrimination. According to the United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights, and I quote, deeply embedded homophobic and transphobic attitudes, often combined with a lack of adequate legal protection against discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity, expose many lesbian, gay, bisexual, and transgender people of all ages and in all regions of the world to egregious violations of their human rights. They are discriminated against in the labor market, in schools, and in hospitals, mistreated and disowned by their own families. The legal obligations of states to safeguard the human rights of LGBT plus people are well established in international human rights law on the basis of the Universal Declaration of Human Rights and subsequently agreed international human rights treaties. All people, irrespective of sex, sexual orientation, or gender identity, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest, and detention, the right to be free from discrimination, and the right to freedom of expression, association, and peaceful assembly, end of quote. Diverging from norms on gender and sexuality can have deleterious effects on an individual's well-being. Prejudice and discrimination towards LGBTQI individuals impinge on their human dignity, their freedoms, and their capacities for self-actualization. Now we'll go na po to SOGI-esque. We all have a sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. SOGI-esque is an inclusive term which refers to characteristics common to everyone. LGBTQI, on the other hand, is specific to lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex individuals. These terms are not synonymous and thus should not be used interchangeably. I have seen anti-LGBTQI placards that read no to SOGI-esque, which is obviously incorrect. Again, all of us have a SOGI-esque, so we cannot say no to it. What we are advocating for is the recognition and acceptance of and respect for diversity in SOGI-esque for the benefit of LGBTQI individuals. Now, sex characteristics. Ito po yung SC sa SOGI-esque. These are the biological differences that distinguish people as manifested by a combination of anatomical, genetic, hormonal, as well as other characteristics. Sex is the marker recorded on our birth certificates. In the Philippines, it is either male or female. The term quote-unquote assigned sex is used to contextualize that in some instances, one sex is imposed by society on an individual, as it is in the case of some intersex individuals. It is based on external genitalia. The following terms are also used: AFAB, or assigned female at birth, and AMAB, or assigned male at birth. Intersex people are born with sexual anatomy, reproductive organs, and/or chromosome patterns that do not fit the typical definition of male or female. It refers to conditions such as external genitalia that cannot easily be classified as male or female. Inconsistency between the external genitalia and the internal reproductive organs,
incomplete or unusual development of the internal reproductive organs, etc. Despite this ambiguity, intersex babies are assigned a sex at birth in the Philippines. Jeff Kagandahan is an intersex rights activist. On December 2003, Jennifer Kagandahan filed a petition for correction of entries in birth certificate with Regional Trial Court Branch 33 of Siniloan, Laguna for the following changes of entries. First, the name Jennifer Kagandahan to Jeff Kagandahan, and second, gender from female to male. On January 2005, the court granted his petition. However, the Office of the Solicitor General sought a reversal of the RTC ruling. In December 2008, the Supreme Court, no less, denied the OSG's petition of reversal and affirmed the decision of the RTC. So he is Jeff Kagandahan. Now we'll go to gender identity. Ito po yung GI, sa SOGIF. Any consideration of identity, which is the core of who and what we are, no, what we think about ourselves, is expectedly complex. Gender identity is but one of its dimensions and reflects a deeply felt and experienced sense of one's own gender. Again, gender identity reflects a deeply felt and experienced sense of one's own gender, which makes it very personal and which means only you can say what your gender identity is. Gender identity is not determined by assigned sex at birth. Now let's define cisgender, or cis for short. This is the term used to describe people whose gender identity and or expression aligns with those typically associated with the sex assigned to them at birth. We say quote unquote typically associated in reference to the socially constructed gender binary. If male, he would identify as a boy or a man. If female, she would identify as a girl or a woman. And I'll also say that most individuals are cisgender. There are, however, transgender individuals. Transgender, or trans for short, is an umbrella term for people whose gender identity or expression is different from those typically associated with the sex assigned to them at birth. Transgender is used as an adjective, not a noun. So we say Juan is transgender or Juan is a transgender man. So we don't say Juan is a transgender. Also, we use the term transgender, not transgendered, because it's not something that is done to transgender individual. My first example is the transgender woman or trans woman. Assigned sex at birth, male, gender identity, woman. Please note that trans and woman are spelled separately, ha? So hindi siya one word. Again, trans is short for transgender, which is an adjective. This is Gina Rosero, who's a Filipino-American model and a transgender advocate. She was born in Manila to a working class family, started competing in transgender beauty pageants at age 15, and immigrated to the United States at age 17 to work as a model. Gina has since changed her name and gender marker in the United States. So my next example is the transgender man or trans man. Assigned sex at birth, female, gender identity, man. Please note that trans and man are again spelled separately. And my example for this is surely known to everyone. It's Ice Segura, who's a Filipino actor, singer, songwriter, and guitarist. Formerly known as Isa Segura, and Isa is his dead name, which is no longer used. He first appeared in Eat Bulaga's Little Miss Philippines. He came out as a lesbian in 2007, but now identifies as a trans man. He was chair of the National Youth Commission. Please note that I am using the correct pronouns to refer to our transgender examples. Next po, genderqueer or queer. This is an umbrella term for gender identities other than man and woman. People who identify as queer may see themselves as being both man and woman, neither man or woman, or as falling outside these categories. It refers to those who transgress and challenge the socially constructed gender binary, which dictates that you're just either boy, girl, man, or woman. The term queer is also used to refer to sexual orientations that deviate from the heterosexual norm. But here we use it as a gender identity. Gender fluid is another gender identity.
It means having or expressing a fluid or unfixed gender identity. Preferring to remain flexible than commit to a single gender may move between genders or express multiple genders. So I have this diagram to make sure that we are following the discussion on gender identity so far. So again, transgender is an umbrella term under which we find the binary identities on the left side and the non-binary identities on the right side. Transgender individuals can either conform to the binary categories of woman and man, as in the case of trans women and trans men, or they can transgress these binary identities or categories entirely, you know, with non-binary identities, such as queer, gender fluid, agender, or not having a particular gender, or bigender, or having two genders. This is not a definitive list of the non-binary identities in existence because there are many others. I'm providing these merely as examples. Now let's go to the concept of gender transitioning. This is the process some, so not necessarily all, po, no, go through in order to be and live as the gender with which they identify, rather than the gender that corresponds with the sex assigned to them at birth. Transitioning starts with the internal or a personal coming to terms, of course. It can also be social or coming out to others, legal or filing for a petition of change in entries in one's birth certificate, which is not available to Filipino transgender individuals yet. And I say yet with the hope and expectation that they will eventually be able to. And gender transitioning can also be medical through medical interventions, which brings me to this term, transsexual. A transsexual individual is someone who undergoes hormone replacement therapy, or HRT for short, and or gender affirming surgery. Please note the use of the term gender affirming surgery rather than sex reassignment surgery, because this surgery affirms the gender identity of the individual. All transsexual individuals are transgender, but not all transgender individuals are transsexual. In other words, not all transgender individuals undergo medical interventions, either by choice or circumstance, such as lack of financial resources, because the costs of these can be quite prohibitive. I have an etiquette slide, po, because this is something we should be mindful about and avoiding, and that's misgendering. This is using a word, especially a pronoun or form of address, that does not correctly reflect the gender identity of a person. Some genderqueer people prefer the following pronouns: they, their, them, which are plural pronouns that can be used to refer to a single individual, but conjugated in the usual way. We also have zeer, hears, which are neo-pronouns, and the title mix, spelled MX. The seventh edition of the American Psychological Association, or APA 7, publication manual endorses and advocates the use of they as a singular third-person pronoun because it is inclusive of all people and avoids assumptions about gender. Now, manifestation of a person's gender, which may or may not conform to socially defined behaviors and characteristics typically associated with being either masculine or feminine. It is how we present ourselves to the world through our appearance, our behavior, our mannerisms, the pitch of our voice, etc. Now, let's go through the term gender nonconforming. This is a broad term, referring to people who do not behave in a way that conforms to the traditional expectations of their gender, or whose gender expression does not fit neatly into a category. And my example of this are androgynous individuals who identify and or present as neither distinguishably masculine nor feminine. And I have these photos of Julian Colas, who's a Filipino model. If you examine the photographs, you will note that there are elements of both masculinity and femininity in the gender expression. Now,
sexual orientation. This is the SOGIES concept that all of us are most familiar with through the terms bakla and tomboy. All our lives, we have been conflating sexual orientation, gender identity, and gender expression under the terms bakla and tomboy. So what we are doing is teasing apart these concepts because they refer to different experiences and reality. So again, sexual orientation, ito po yung SO sa SOGIES. Just a review for everyone. Sexual orientation refers to a person's physical, romantic, and or emotional attraction towards other people. It's all about attraction, which does not necessarily have to be sexual in nature. Please use sexual orientation and never sexual preference, which suggests that being attracted to a person of the same gender is a choice and therefore can be cured or changed. So please use sexual orientation and not sexual preference, which I still hear being used actually. Now let's define heterosexual. This refers to the sexual orientation of a person who is attracted to people of a different gender. For example, a man to women, a woman to men. Meron na namang please do not. So please do not use the word straight anymore. No, please use heterosexual instead. Straight implies that asexual, bisexual, gay and lesbian people, in other words, people who are not heterosexual, are quote unquote crooked. Next, gay and lesbian. Gay refers to the sexual orientation of a person, usually a man, who is attracted to people of the same gender. For example, a gay man or a gay woman. Lesbian, though, is more commonly used if you're a woman attracted to other women. Please use gay or lesbian or being gay or lesbian instead of homosexual. Why? The term homosexuality and homosexual originated from the American Psychiatric Association when they classified same-gender attraction as a mental illness. However, the pathology behind same-gender attraction has long been discredited by several institutions since the 1970s. So 50 years ago na to, no? Including the aforementioned APA as well as the World Health Organization. So please use gay and lesbian and not homosexual. Next, bisexual. This refers to the sexual orientation of a person who is attracted to people of more than one gender. Other labels under the bisexual umbrella include omnisexual, meaning attraction to people of all genders, pansexual, meaning attraction to people regardless of gender, polysexual, meaning attraction to people of many genders. So very nuanced po yung distinctions between these labels. Now, asexual, because there are asexual individuals. You know? So this refers to the sexual orientation of a person who generally does not experience attraction towards anyone. It is not the same as celibacy or abstinence, which is based on choice or circumstance. For instance, a priest may be celibate and abstain from sex, but that does not necessarily mean he is not attracted to anyone, because attraction is normal. Now let's do a recapitulation of SOGIES. And for this, I am using the gender uniform. I draw your attention to the middle panel, assigned sex at birth or sex assigned at birth here, which is either male or female, with intersex not being an option in the Philippines. The bottom two panels, physically attracted to and emotionally attracted to, refer to which concept? Correct. Sexual orientation. And the attraction can be towards women, men, and other genders. The topmost panel, gender identity, or the deeply felt and experienced sense of one's own gender, can be female, woman, girl, male, man, boy, or other genders, such as queer. The second panel, gender expression, or how we present ourselves to the world, can be feminine, masculine, or other, such as androgynous. So I hope that this infographic clarified all the concepts of SOGIES for everyone. Now I'll proceed to this statement. Please, please remember that sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics are not always aligned.
I reiterate and emphasize, highlight, underscore that this is part of the natural diversity in human sexuality. To further ensure that we do not confuse the concepts with each other, I have the following three slides. We distinguish sexual orientation from gender identity and do not assume a person's gender identity based on their sexual orientation. Lesbians can identify as women, gays can identify as men. In other words, lesbians and gays can be cisgender. Next, we distinguish gender identity from sexual orientation and do not assume a person's sexual orientation based on their gender identity. A trans man or trans woman can be heterosexual, lesbian, gay, bisexual, asexual, and all other sexual orientations in the same way a cisgender person can. Sexual orientation is reckoned with relative to a person's gender identity and not assigned sex at birth. Thus, a trans woman who is attracted to other women, including trans women, of course, because trans women are women, may be a lesbian. I say maybe because that is for her to say and not for us to conjecture. Lastly, we distinguish sex, sexual orientation, and gender identity from gender expression. A cisgender heterosexual female or a trans woman can express herself in a masculine way. A cisgender heterosexual male or a trans man can express himself in a feminine way. We do not assume a person's sexual orientation and gender identity based on their gender expression. We should never, ever, ever guess a person's SOGIESC. And we normally do this on the basis of their gender expression. Kasi ito yung nakikita natin agad-agad, hindi po ba? Now, I'll briefly go through the definitions of heterosexism, cissexism, and monosexism, more commonly known as homophobia, transphobia, and biphobia, respectively. We are veering away from the use of the word phobia because it is used to refer to an anxiety disorder that causes an individual to experience an extreme irrational fear about something. Rather, what we want to emphasize is that averse attitudes and behaviors towards LGBTQI individuals are not due to fear, no, but are due to existing systems of discrimination. So I'll start with heterosexism. This is the system of discrimination that oppresses non-heterosexual people, that is, for example, lesbian, gay, bisexual, and asexual people, based on the belief that all people are or should be heterosexual. Cissexism is the system of discrimination that oppresses transgender and gender non-conforming people based on the belief that there are and should be only two genders, that is male and female, and that one's gender depends on their sex assigned at birth. And lastly, monosexism is the system of discrimination that oppresses bisexual people based on the belief that all people are or should be attracted to people of only one gender. That is, you should be gay, lesbian, or heterosexual. So even gays and lesbians can discriminate against bisexual individuals. I have included the SOGIESC Equality Bill because while it should be considered urgent, it has yet to be passed after more than 23 years. So 23 years, mahigit na po siya naglalanguish sa Congress. The SOGIESC Equality Bill is meant to fulfill the rights set forth in the 1987 Constitution, particularly the Equal Protection Clause. It recognizes LGBTQI individuals as equals and ensures that their rights are protected as everyone else's. The bill also acknowledges the Philippine duties under international law, particularly the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. It thus recognizes the non-discrimination of LGBTQI individuals as both a national and international duty. The SOGIESC Equality Bill enumerates the practices to be considered discriminatory and unlawful.
denial of rights to the LGBTQI community on the basis of their SOGIES, such as their right to access public services and the right to use establishments and services, including housing, and the right to apply for a professional license, among others. Differential treatment of an employee or anyone engaged to render services. Denial of admission to or expulsion from an educational institution. Refusal or revocation of accreditation to any organization due to an individual's SOGIES. Forcing any person to undertake any medical or psychological examination to alter their SOGIES. So kasama na dyan yung mga conversion therapy na yan, na hindi naman talaga effective. The publication of information intending to out a person without their consent. Public speech meant to vilify LGBTQI individuals. Harassment and coercion by anyone, especially those involved in law enforcement. And gender profiling, which is the use of personal characteristics or behavior patterns to make generalizations about the person. Children under parental authority are given particular attention in the bill, as the prevention of the expression of their SOGIES will also be penalized. Any act of harassment or coercion directed to an LGBTQI individual is a discriminatory act. In the absence of a national SOGIES equality law, there are already local anti-discrimination ordinances. So what I am going to show po is not a complete list, but just for our information, these are the provinces with anti-discrimination ordinances. We also have cities with anti-discrimination ordinances, as well as municipalities and barangays with anti-discrimination ordinances. So ilabi po natin yan sa ating mga barangay, munisipyo, city, no, at probinsya habang hinihintay po natin ang SOGIES equality. Mas madali po magpasa ng ordinansa sa local government level. Now, this is my last slide. You can't really change the heart without telling a story. This is from Martha Nussbaum, an American feminist philosopher, and this is how I'm going to end. A sixth grader came out to his friends as gay. Later, he sent me a message. My parents want me to see a psychiatrist. Yet in December 1973, that's 50 years ago, the American Psychiatric Association removed homosexuality from its list of mental disorders in the DSM-II. Or the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. That sixth grader graduated summa cum laude from the University of the Philippines in Diliman. Someone I know from my undergraduate days in UP asked me if her son, a 10th grader, could use the library of the UP Center for Women's and Gender Studies because he was writing a paper on transgenderism and transgender rights. He is a unique kind of gender, not gay, but unique, she said to me. I sat down with the son in the library, just the two of us, and he told me he is queer, but to please use the female pronouns to refer to her. Does your mother know? I asked. No, she said, and my father and brother are homophobic and transphobic. After talks I give on SOGIES, young people I do not know send me private messages on Twitter and Facebook and Instagram asking, how do I tell my parents? I realized how vital it is for them to come out and be reassured of their parents' acceptance and love. A mother I met narrated how she cried her heart out after her child came out as a trans woman, not because she could not accept her, but because of fear for her. A large family is assembled at the dinner table. One of the sons comes out as gay. The father, a friend's husband, firmly declares, as long as we're okay with it, he will be okay. We extol familial respect and acceptance and the invaluable support a family can provide. But will he be okay? Will any one of them be? Will any lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex individual be okay in a society that does not believe that the fundamental human rights principles of equality and non-discrimination
should apply to them. My sexual orientation, gender identity, and gender expression are as aligned as they can get. But I denounce, decry a world that discriminates against those who are not like me. The sufferings of the members of the LGBTQI community cannot simply be negated, ignored, or dismissed. Their struggles are inextricable from all other struggles for social justice. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex individuals are not going to disappear despite the non-fulfillment of their rights and the absence of adequate legal protection for them. They will merely remain persistently vulnerable to discrimination, abuse, and violence. However, the stigma against the members of this sector can disappear. Notions of sexuality are constructed by society, and society can deconstruct and reconstruct them. We have the power to create and nurture an economic, social, political, and cultural order that embraces an inclusive view of sexual orientation, gender identity, and gender expression. Ipasa na po no, ang SOGI-esque equality bill. Maraming salamat po for your very kind attention. These are my references. Thank you very much. Ang daming references, sorry, but I have to flash all of them. Thank you very much again. Thank you so much for that wonderful talk, Dr. Africa Varcelles. Ayon nga sa ating speaker, lagi nating tatandaan na ang LGBTQIA rights ay parte at kasapi ng ating human rights at hindi lamang iisa o dalawa ang sexuality. And lastly, we all have our own sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. I agree, Ria. And also, it should start within ourselves. And muli, maraming salamat po, Dr. Nancy, for your very comprehensive and detailed talk about SOGI-esque. Now, let's move on to the next part of our program. Kung meron tayong nakuhang mga impormasyon, ay siyempre meron din tayong mga katanungang mabubuo. And with that, let us now call on our College of Social Science and Development representative, Ms. Arwin Gavino, to facilitate our open forum. Hello, mga kadiwa at ka-NSDP. Ako nga po pala si Arwin Teres Gavino, ang PUP Sandiwa College of Social Sciences and Development Representative with the pronouns of she and her. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat at may natutunan kayo sa ating webinar. If you guys have anything to say or questions to ask our speakers, our floor is now open for open forum. Maaari na po kayo maglapag ng iyong insights or questions sa ating comment section in our YouTube Live. Ayan, grabe, ang dami talagang nakatutok sa ating webinar ngayon na ito at ang dami mga questions from our dear participants. Question for Dr. Nancy. I want to know someone's gender, however, I don't want to be offensive. What are the ways on how I can address the gender of a person to prevent misgendering? Yeah, thank you for this question. But first, with respect to this concern, please ask yourself, why do you want to know the person's gender identity or even sexual orientation? Because if it's just out of curiosity lang, diba, and no other reason, I don't think we should ask, no. But if it's because we do not want to misgender a person, gusto natin siguraduhin na magamit natin yung tamang pronouns, okay pong itanong, ano? I think simpleng pagsasabi lang na I don't want to offend you, but I want to make sure that I don't want to misgender you. Is it okay po, no, if you let me know your pronouns? Remember, we don't say preferred, ha? We just say pronouns. Kasi pag ginagamit natin yung preferred, it's as if meron choice yung mga tao na gamitin o hindi, no? So pronouns po. So ganun po ang simple pagtatanong. Pero sasabihin ko rin na
hindi po necessary na naiintindihan ng mga tao ha, yung tinatanong nyo. Kasi nagawa ko na po yan. Nagtanong na po ako ng tao na kung ano po yung pronouns nila. Nagtataka siya, bakit may ganoon? Kasi hindi pa siya aware ng gender identity. No? Yung soji-esque orientation na to ay hindi pa niya na-experience. So, wag po nating aasahan na lahat po ng taong tinatanong natin ay agad-agad makakasagot. Yan. Yun po. But please, always ha, but may I just add, when a person already states no their pronouns, we have to use them. Okay? Sinabi na eh. No? So, yun po. Very strict rule po yun. Thank you so much, Dr. Natsi, for that wonderful answer. And totoo nga po na mas maganda po talaga na mas maging aware po tayo sa mga gender na, or pronouns ng ating mga kasamahan din. And next question po is, how can we create a more inclusive and accepting of society during this era dominated by social media regardless of their gender identity? Yes. That's exactly the society we want to promote, no? A society that respects, no, diversity, equality, and inclusion. All of us can do our part, no? We can use social media in very productive ways. So those of you who have attended this orientation, meron na kayong kaalaman, hindi ba? So if you want to further your knowledge, you can also use the internet to learn more, no, to educate yourself more. Kasi even I continue to educate myself. Marami pong mga pagbabago, no? So kailangan po tayong maging up to date. And then let's use our knowledge to also educate others. That's our responsibility. All of us have a responsibility to educate others on the soji-esque advocacy. No, it's incumbent upon us, no? Kasi meron na tayong privilege ng kaalaman. Dapat po nating gamitin yan. So, yun po. Tapos, gusto ko din idagdag, Arwin, no? Pag tayo po ay nagko-call out ng mga tao, kasi minsan nagkakamali rin ng mga tao dahil hindi naman lahat aware pa, no? Huwag po nating gawin sa paraan na nakaka-antagonize. Alam niyo yon, o nakaka-push away, no? Nakaka-away. Nagkakaroon pa tayo ng kaaway. So, imbis na mahikayat natin silang sumama sa ating advokasya, tinutulak natin sila, no? So let's always please address, no, issues of misgendering or mga sexism, ganyan-ganyan, no, o heterosexism, cissexism, yan, monosexism. Let's please do it in a way, like I said, that will lead others to join us, no, which is why I quoted Ruth Bader Ginsburg at the start of my presentation. Kasi po dapat po ang ating approach ay laging welcoming sa advocacy. No? Hindi po tayo paaway. Yun po. Thank you. Thank you so much, Dr. Natsi. Ika nga po ni Dr. Natsi earlier from the talk is na we should be an ally din kahit hindi tayo kasama sa LGBTQI. And human sexuality has rights then, and nakakatuwa talaga na we have this privilege, especially this generation na we have this privilege na matuto and to expand our knowledge about our gender identity and such. Ayun. Nakakatuwa talaga na makita ang ating participants na super active and they want to know more about sexual orientation, sex characteristics, gender identity, and expression. Kaya if you have questions regarding to our webinar, ilapag niyo lamang ang mga katanungan sa comment section ng YouTube Live. Okay, for the next question is it possible that one SOGI-SC can change from time to time, either shortly or in long term? Or do we have a specific term in this situation where we are not sure of our identities or we felt like our identities changes? Okay. Actually, sinasabi po natin ang SOGI-SC ay fluid. Hindi po ba? So, kagaya po ng tanong na ito, pwede po siyang magbago, di ba? Kaya yung sa gender identity, meron ako kaninang dinefine na gender fluid, na yun yung fluid yung kanyang gender, no? Hindi siya fixed. So that's an example. But that's for gender identity. No? For sexual orientation, pwede rin naman, di ba? Pwede rin magbago.
So, yun pang ating pinaglalaban, no? Yung diversity na yan ay pwede rin mangyari sa iisang tao, di ba? Hindi lang sa iba't ibang tao. So dapat bukas po tayo, no? Kasi pwede rin hindi tinatanggap ng isang individual ang kanyang sexual orientation dahil sa stigma din sa lipunan, di ba? Tapos nakikita na niyang nagiging bukas na, no, ang society sa pagkakaiba-iba ng mga tao sa sexual orientation, for instance. Kaya mas may kalayaan na siya, no, para i-assert, no, na ganoon ang kanyang sexual orientation or even gender identity. So yun yon. So yeah, but if you're not sure, that's fine as well, kasi it can also be a period of also assessing, coming to terms, no, mag-internal coming to terms muna. So don't feel that you have to be able to define your sexual orientation and gender identity agad-agad, no. You just be kind to yourself. It can be a process for some of us. Thank you so much, Dr. Nancy, for that wonderful and inspirational message and answering the questions of our dear attendees today. Again, I'm Irene Terskavina with the pronouns she and her. The floor is yours, host. Thank you very much, Arwin, and thank you, Dr. Nancy, for answering the questions of our participants today. Yeah, and at this juncture, may we call on our NSTP Director, Dr. Revelina Jacolbia, to award a certificate of recognition to our first speaker, Dr. Nancy Africa Versailles. Thank you very much, Shane. I am sure our students have learned so much with your talk, Dr. Nancy. I agree that human sexuality is diverse and fluid. Yes, it's not just sex. Our students are now clarified on so GSC, sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. They should respect the pronouns and labels as regards to so GSC. If you are part of the LGBTQIA plus community, I am proud that we at PUP give safe spaces. Narinig nyo naman kanina, bago tayo nagsimula ng formal program, di ba? The students themselves are saying that at PUP, we have safe spaces. You can be who you are at PUP, no pretenses, no discrimination as well. May I now award the Certificate of Recognition together with the Chief of the CWTS, Joey Danting, Polytechnic University of the Philippines, Office of the Vice President for Academic Affairs, National Service Training Program Office. This certificate of recognition is hereby awarded to Natalie Lourdes Africa Versailles in grateful acknowledgement of her insightful academic contribution as resource speaker, imparting unparalleled knowledge and expertise during the webinar titled Godvocacia, Strengthening Youth's Awareness on Social Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics. Given this 28th day of May 2023 via Zoom and YouTube Live. Signed, Dr. Robelina B. Jacolbia, Director, NSTP, Dr. Emmanuel C. D. Guzman, Vice President for Academic Affairs. Ma'am Nancy, maraming ang ano dito, mga fans sa YouTube. Oh. Pati po yung susunod naming speaker ay fan nyo. Oh, thank you very much po. It was a pleasure to be virtually here with all of you this morning. Thank you for the opportunity to advocate. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ayan, maraming salamat po, Dr. Arubi, for awarding the certificate of our first speaker, Dr. Nancy Versailles. To everyone here in Zoom, we are inviting you to join us for the photo for opportunity with our first speaker. Ayan. May we call on Ms. Brianna again to facilitate the photo opportunity. So let us open our cameras now.
So first panel muna po. 1, 2, 3, smile. Next panel po. Open na po ng cameras. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you po. Thank you, everyone. And before we proceed to our next speaker, let us take a break, sit down, and relax as we tune in for the performance and intermission number of Jason Alvaran, the PUP Sandiwa College of Science representative. Ayan, maraming salamat Jason. Mukhang galing pa sa Pandora at approve na approve ni Ewa sa pagtugtog mo. Sobrang slay ng inyong pinakitang performance. Tama, and to move forward with our event, let us call on one of the faculty members of the Civic Welfare Training Service, Mr. Arnold O. Rodriguez, to introduce our second speaker. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang ating ikalawang tagapagsalita ay instructor sa kagawaran ng saysayan ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas at kasalukuyang chief ng Center for Gender Training and Advocacy ng PUP Gender and Development Office. Siya ay nagtapos ng bachelier ng sining sa kasaysayan ng sa parehong universidad at masterado ng sine sa kasaysayan sa Manuel L. Quezon University. Kumuha rin siya ng diploma in archaeology at kasalukuyang kumuha ng Doctor of Philosophy History sa University of the Philippines, Diliman. Ilan sa kanyang mga itinuturong asignatura ay readings in Philippine history, Life and Works of Jose Rizal at Gender and Society. Mga kaibigan, bigyan natin ng virtual na palakpak si Professor Jerome P. Bermejo. Magandang umaga po. Hayaan niyo po akong mag-share ng aking screen. Ayan.
Pagbati ng kapayapaan at pantay at patas na karapatan para sa lahat ng kasarian. Ngayong umaga bilang bahagi ng inihandang programa ng PUP National Service Training Program at ng PUP Sandiwa, ating ibinibigyang buhay ang Gadbukasiya, Strengthening Youth's Awareness on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Pagbati at pasasalamat ang nais ko munang iparating sa mga punong abala ng gawain ito sapagkat sa pamamagitan nito, napagtitibay natin at naihahain sa mga mag-aaral ang advokasya na may kaugnayan sa kasarian. Gayun din, nagagalak ako na makasama at mapakinggan si Dr. Natalie. Tama po, akala ko nung una baka mag-fanboy ako kay ma'am. Hindi na matatawaran ang kanyang dunong at pagpupursigi na isulong ang pagkakapantay-pantay. At atin namang namalas at tiyak kong mas naimulat pa natin ng ating pag-unawa kaugnay sa kanyang paksa na tinalakay. Salamat sa ating naunang tagapagsalita. Higit sa lahat, pinasasalamatan ko ang mga mag-aaral na ngayon ay nakikinig at ang mga makikinig pa sa panayam na ito at sa mga darating na panahon, anumang taon kayo maging bahagi ng NSTP program or kung anumang panahon kayo magawi sa YouTube at makita ninyo ang panayam na ito. Narito po ang balangkas ng aking maiksing pagbabahagi. Ilan sa mga bagay na aking tatalakayin ay ang tungkol sa gender and development, pagbibigay ng kahulugan at katuturan, at ang pinakapaksang ibinigay nga sa akin ay yung mga programa, pulisiya at advokasiya sa sintang paaralan. Ngayon, isang tanong ang nais kong ibigay para sa ating mga kasama, handa ka na bang makilala si God? Bilang ikalawang bahagi ng gawain, ating pinagsasaluhan na ibigay na tungkulin sa akin na ipakilala sa inyo si God. So, handa na ba kayo na makadaupang palad si God? You see, God is everywhere, anywhere. Hindi mo man nahalata, hindi mo man nakikita, baka hindi naririnig, pero sa araw-araw ng ating buhay, nariyan si God. Wala siyang kinikilalang estado sa buhay, etnisidad, political na paniniwala. Nasaan man, maging sino ka man, nandirito si God para sa iyo. Patid ko po na mahigit 8,000 ang inaasahan nating makapakinig ng panayam na ito, kung kaya namang inaasahan din natin na ang malaking bilang ng konbersyon. No? At sana sa dulong bahagi ng lahat ng ito ay maging kapanalig namin kayo, kapitbisig, at maging mga God warrior. Sabay-sabay nating buksan ang ating mga puso at tanggapin si God, ang gender and development. Handa na ba kayo? Siyang naiata sa akin at sharing magiging balangkas ang ating pagbabahagi ang mga sumusunod. Una, kagaya ng aking nabanggit, University God Programs. Ikalawa, pulisiya. At panghuli ay ang advokasiya. Sa nagdaang Gender and Development Summit na isinagawa noong nagdaang Marso, isa sa mga dumalo ang nagsabi na cheesy ang God. You see, ang God ay isinilang dahil sa pag-ibig, pinagtitibay ng pagmamahal at magluluwal ng natatanging lipunan. Hindi ito for the clout lamang, hindi tayo nakikiuso lang, at sa pakiwari ko naman ay hindi rin ito maluluma. Karugtong ito ng pagnanais ng ating kalooban na makawala mula sa mga tanikalang gumagapos at siyang pumipigil sa potensyal ng malayang kasarian. Mula sa pagpapaliwanag ni Ms. Mela Habihan, Miss Trans Global 2020, buhat ito sa salitang ugat na sari-sari. Ibig sabihin, marami. Hindi lamang cisgender male o female, hindi lang nakakulong sa pagiging lalaki o babae. Kailangan maging malinaw sa atin na iba ang sex acknowledge at birth at ang gender identity. Ang nauna ay tumutukoy sa anatomikal na istruktura ng individual habang ang sumusunod naman ay tinutukoy ang ating pangloob, internal na pagkilala sa ating sarili. Tiyak na tuntungan ito ng mga programa, pulisiya at advokasiyang isinusulong ng ating pamantasan. Hindi lang natin isinusulong ang karapatan ng mga cisgender female at cisgender male kung hindi lahat ng nasa spectrum ng gender. Encompassing at inclusive ito. Pagtitiyak na walang mawawaglit, no one left behind, ika nga. Masda natin sa isang pahayag at sa isang pananaliksik, binabanggit na ang gender and development ay bumabag at tinutuhog ang lahat ng aspekto sa social science at pating maging sa siyensya. Nariyan ang kasaysayan, sosyolohiya, ekonomiya, political science at maging ang arkitektura at ang hinyero.
Silipin natin ang naging daloy ng ilan sa mga pangyayari sa buong mundo na may tiyak na kinalaman sa ating mga isinasagawa. Tingnan ang talahan na yan na makikita natin sa ating screen. Ang una na ipinakikita natin dito ay yung woman in development, yung with, kumbaga na sinasabi, with perspective na closely linked with the modernization paradigm which dominated mainstream thinking on international and development noong 1960s hanggang 1970s sa pagitanan ng mga panahon na iyon. Sumunod naman yung tinatawag nating termino na woman and development, kung saan nakafocus ito sa woman and development processes rather than purely on strategies for the integration of women into development. Sumunod naman na nilagay ko dito ay yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, International Bill of Rights for Women, to incorporate the principle of equality of men and women in their legal system, abolish all discriminatory laws, and adopt appropriate ones prohibiting discrimination against women. Equal access and equal opportunity. At sumunod, itong ating gender and development. God is not concerned with woman per se, but with the social construction of gender and the assignment of specific roles, responsibilities, and expectation to women and men. At panghuli ay itong Beijing Declaration and Platform for Action. The platform for action imagines a world where each woman and girl can exercise freedoms and choices and realize all her rights, such as to live free from violence, to go to school, to participate in decisions, and to earn equal pay for equal works. Nauna kong inilatag sa inyo itong mga pangyayari na ito na may kinalaman ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa, sapagkat ang mga pulisiyang isinasagawa sa loob ng ating bayan ay closely linked or related dito. Dahil dyan, ngayon naman ipinapakita ko sa inyo ang ilan sa mga pangyayari o kaganapan sa loob ng ating bansa. The National Commission on the Role of Filipino Women, ito yung paggamit, ito ay noong 1960s. Samantala, itong kulay lila noong 1980s naman, naging magandang ginawang batayan or naging representasyon ang kulay lila sa pagtataas ng mga kababaihan. Samantala noong 1992 naman, yung Republic Act 7192, an act promoting the integration of women as full and equal partners of men in development and nation building and for other purposes. Sumunod, yung RA 7190 or Magna Carta of Women. Noong 2020 naman, nabanggit ito kanina din, no, yung unang version ng SOGI Equality Bill na ilang dekada na ang nakalipas, hanggang sa ngayon ay nariyan pa rin at hindi umaarangkada. May mga ginagawa, makikita naman natin may ilan tayong mga kasama na talaga namang pursigidong isinusulong ito, pero hindi natin maikakaila na talagang merong napakaraming harang na kailangan munang tagusan bago ito maipasa. At yung Joint Circular Number 2012-01, Guidelines for the Preparation of Annual Gender and Development Plans and Budgets and Accomplishment Reports to Implementing the Magna Carta of Women. At sa kasalukuyan, ang pinakamatibay na batayan na nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng kasarian ay itong Safe Spaces Act ng 2018. Ito ay mas pinalawig, mas malawig doon sa naunang anti-sexual harassment, sapagkat dito pati ang kasarian ay tinitingnan na din, no? Sunod na talahan na yan naman ay ang mga kaganapan sa loob ng ating sintang paaralan. Noong 1987, naitatag itong University Center for Human Rights Education. 1993, Women's Desk under UCHRE. 1996 naman yung Committee on Decorum and Investigation. 2010, first year of publication of University Guidelines on ASH. 2012, dito naman na itatag yung Center for Human Rights and Gender Studies. At noong 2013, nagkaroon ng revision doon sa ating anti-sexual harassment. At 2019, dito naman na itatag ang tanggapan ng Institute for Gender and Development. At noong 2020, ay dito natin mas pinalakas, mas pinaigting at masasabi talaga natin na kasama siya sa plano, no, hindi siya iwinawaglit, yung pagiging gender-sensitive university.
No? So dito sa panahon mula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan, meron tayong mapa na kung saan ano ba yung mga dapat nating maabot sa ganitong espesipikong panahon, ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang, ano ba yung mga proyekto na dapat ay kabilang at hindi na iwawaglit. At isa na nga po dyan yung matibay na pagsasama ng ating mga pinag-uusapan at mga pulisiya na may kinalaman sa gender and development. So para sa pagbibigay ng kahulugan at katuturan, kailangan nating bigyan diin na ang gender and development o kasarian at pag-unlad ay isang proseso ng pag-aangat sa iba't ibang kasarian. Pagbibigay ito ng pagkakataon at pantay na karapatan. Hindi lang siya pantay kung hindi dapat ay patas din yung tinatawag natin na equity. Hindi ito matatapos sa isang programa o madali ang maisusulong at makikita ng pagbabago. Katulad ng anumang pag-unlad, ito ay gradual, subalit kinakailangan ng pakikiisa ng bawat isa. Sa kontekstong ekonomiya, isinaasaalang-alang dito ang kapasidad ng bawat kasarian bilang uring makatutulong sa pag-unlad. Upang mas maging matatag at siguradong magagawa natin ang pagsusulong ng gender and development, nariyan din yung tinatawag nating gender mainstreaming. Ito ay mas popular at mainam na madiscuss para sa mga kawani, pero para lamang makita ng mga kasama nating mag-aaral, ito yung trajectory na tinitingnan ng isang institusyon sangay ng pamahalaan kung ano yung patutunguhan ng mga isinasagawa para maabot natin itong tinatawag na gender sensitive na komunidad, no? So sa kasalukuyan ang ating pamantasan ay naglalaro sa pagitan ng level 2 at ng level 3, no? Ayan, so medyo bata pa, bagaman hindi siya ganoon kabata, pero kung ikukumpara sa iba ay medyo hindi naman fetus, pero medyo ano pa, nagsisimula pa lamang yung ating mga ginagawa sa ating sintang paaralan. School me. Upang mas maunawaan ninyo at makilala ang aming tanggapan, hayaan niyo akong i-play itong video na ito. Maiksi lamang naman siya na ito rin ay nagamit na, hindi may ilan ditong hindi pa ganoon na-update sapagkat ito ay ginamit noong 2021. Pero upang kayo mabigyan ng mukha sa kung ano ang ginagawa ng aming opisina at kung ano rin yung mga serbisyo na maaari ninyong makuha, hayaan ninyo na i-play ko ito. Alam mo ba na sa pinakabagong pag-aaral na inilathala ng World Economic Forum, ikalabimpito mula sa 78 bansang kalahok ang Pilipinas sa bansang napaglalapit na ang gender gap? Ngunit alam mo rin ba na bumaba ng 1 puntos mula sa 16 na pwesto ang ating bansa buhat sa report noong nakaraang taon? Ang gender gap ay ang pagkakaiba ng estado sa lipunan ng babae at lalaki. Sinusukat sa pag-aaral na ito ang partisipasyon ng bawat kasarian sa 4 na basihan: pakikisangkot at oportunidad sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, at partisipasyon sa pamamahala sa lipunan. Napapansin mo rin ba? Kapuna-puna ang mataas na bilang ng mga nababalitang gender-based violence. Nariyan ang pananakit sa kababaihan at kanilang mga anak, lantarang pangbabasto sa kababaihan, kalalakihan at miyembro ng LGBTQIA+ community, panggagahasa, human trafficking, at hindi makakarunong pagtrato sa mga empleyado dahil sa kanilang kasarian. Idagdag pa dito ang mataas na bilang ng online-based gender violence na mas naging litaw pa sa panahon ng pandemya. Mukhang mahaba pa ang ating lalakbayin. Mukhang maraming proyekto at programa pa ang kailangang ilusad. Mukhang kinakailangan pang palakasin ang ating mga tinig. Kung kaya naman, hinihimo ka namin, schoolmate. Tara na at makiisa sa aming advokasya. Isulong natin ang isang gender-sensitive university katuwang ang PUP Gender and Development Office. Ang PUP Gender and Development Office ay isa sa mga sangay ng Office of the Vice President for Research, Extension, Planning, and Development na nagsusulong sa pagpapaigting ng gender mainstreaming sa sintang paaralan. Ang gender mainstreaming ay gampanin ng bawat bansa na magsulong ng pagkakapantay-pantay sa bawat kasarian sa anumang aspeto ng proseso ng pag-unlad. Pinakalayunin ito ang makapagbigay ng patas at pantay na pagkakataon para sa lahat.
Napagtibay ang paggawa ng hiwalay na opisina na magsusulong ng gender mainstreaming sa pamantasan sa pamamagitan ng Board Resolution na nilagdaan noong 29 ng Marso taong 2019. Dating bahagi ng Center for Human Rights and Gender Studies mula sa Institute for Human and Social Sciences and Development, inihiwalay at naging independent na opisina ang Institute for Gender and Development. Mayroong dalawang tanggapan sa ilalim nito, ang Center for Gender Studies at Center for Gender Training and Advocacy. Taong 2020 naman, bilang tugon sa hamon ng pananaliksik, pinalitan ang luma nitong pangalan at naging Research Institute for Gender and Development. Sa taong kasalukuyan, mas naging malinaw ang tunguhin na tungkulin ng opisina. Hindi lamang ito nakatuon sa pag-aaral at pananaliksik, kung hindi ang pangkalahatang estado ng gender and development sa pamantasan. Naaprobahan din ang pagdagdag ng Center for GAD Focal Point System. Sa kasalukuyan, mayroong tatlong tanggapan sa ilalim ng BUP Gender and Development Office, ang Center for Gender Studies, Center for Gender Training and Advocacy, at ang Center for GAD Focal Point System. Ang mga tanggapang ito ang nangunguna para sa mga pananaliksik, pagsasanay, advokasya, at paglalatag ng mga gawaing pangkasarian at pagunlad sa ating pamantasan. Nakapagtala na humigit kumulang sa 50 mga aktibidad na ang pinangunahan o naisagawa sa pamamagitan ng kolaborasyon sa mga tanggapan at institusyon sa loob at labas ng PUP. Ang mga programang ito ay may temang pagpapalakas ng kampanya para sa pantay na karapatan, pagsusulong ng ligtas na komunidad, pagmulat sa mga suliraning may kinalaman sa kasarian, pagunita at paikisangkot sa mga gawaing pangnasyonal at internasyonal na tumatalakay sa gender and development. Napaiting din ang paikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon katulad ng Philippine Commission on Women, Center for Women's Resources, Institute for Climate and Sustainable Cities, University of the Philippines Diliman Gender Office at sa Presidential Communications Operations Office. Ang mga proyekto at programa ng Gender and Development Office ay nakatuon hindi lamang sa mga mag-aaral, guro at mga kawani, kung hindi maging sa mga interesado at nangangailangan ng tulong sa labas ng pamantasan. Interesado ka ba sa mga gawain nagsusulong ng gender equality, human empowerment at safe spaces? Mga programa katulad ng gender sensitivity training, SOGI SC orientation, anti-sexual harassment, gawain tumatalakay sa mga isyong pangkasarian, mga pagsasanay sa pananaliksik na nakatuon sa gender and development. Tara na at makipag-ugnayan sa PUP Gender and Development Office at makiisa sa aming mithiin, ang pantay na pagkakataon at karapatan at ligtas na komunidad para sa lahat ng kasarian. Matatagpuan ang aming opisina sa PUP Mabini Campus, South Wing Room 409. Sa kasalukuyan, dahil sa ating kinakaharap na pandemya, ang mga aktibidad ay sinasagawa online. Hinihimo kayo mag-follow sa aming Facebook page, www.facebook.com/gadpup, upang maging updated sa aming mga programa. Maaari din kayong magpadala ng mensahe gamit ang igad@pup.edu.ph para sa karagdagang impormasyon. Batid namin na mahaba pa ang ating lalakbayin. Matindi ang hamon ng kasalukuyan at maraming tinik pa ang ating bubunutin. Pero malakas ang aming paniniwala. Kaya natin ito. Magsisimula ang pagbabago sa iyong pahikisangkot at pagkatuto. Maligayang pagdating sa PUP at magad na buhay, schoolmate. Ayan, so muling magad na buhay sa ating lahat at sana ating napuna na hindi lamang ito tungkol sa pananaliksik ang aming kinikiter kung hindi maging ilang pang mga programa at nangunguna tayo sa pagsusulong ng mga pulisiya na kung saan ay makapagbibigay sa atin ng proteksyon, makapagbibigay sa atin ng kakanyahan, no, para yakapin natin ang ating mga sarili. Kagaya ng aking nabanggit, merong ilan ditong mga impormasyon na hindi na ganoon ka-updated. Sa kami, nasaksihan ko ang pagbabago ng tanggapan na ito simula noong 2019. So kami ay nasa ika-apat na taon na. At kami ay nasa pang third evolution na namin, no, mula doon sa Institute for Gender and Development, Research Institute for Gender and Development. Kami ay nasa third evolution na, na ngayon ay kami ay kilala bilang Gender and Development Office. Ganoon din, yung Center for Gender Studies ay nailipat na
doon sa Research Institute sapagkat ito ay mas nakafocus sa mga pananaliksik. Mas nabigyan ng direksyon na ang Gender and Development Office ay mangunguna para sa mga advokasya, mga programa at mga pulisiyang isusulong ng ating sintang paaralan. Ayan. Ganun din, siguro ay mag-e-evolve po ulit kami ng pang-fourth evolution, di ba? Para kaming mga Digimon, Pokemon. Digimon, no? Para masyadong old school na Pokemon. Yeah, siguro mas makaka-relate ang lahat sa Pokemon kasi yung Center for Inclusivity and Diversity ay nabilang na sa aming tanggapan. So kami ay binubuo ng Center for Gender Training and Advocacy, Center for GAD Focal Point System, at iyong Center for Inclusivity and Diversity. Ganoon din, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin hindi lang para sa mga programa, hindi lamang sa inyong mga katanungan, kung kayo naghahanap ng mga resources. Maibahagi ko lamang na nitong nakaraan ay meron kami isang mag-aaral na mayroong ginagawang panaliksik kaugnay sa feminismo. So siya ay nakipag-ugnayan sa amin at kami ay nakahingi naman ng tulong mula sa mga taong mas makapagbibigay pa ng impormasyon na kanyang kinakailangan. So bukas na bukas ang aming tanggapan para sa inyong mga concern na may kinalaman sa GAD, no? Sumunod naman ay nais kong ipakita sa inyo ang mga programa na aming nailunsad sa ating pamantasan. Dahil sa itong naipakita kong video ay noong 2021 ginawa. Nasa 50 pa lamang yung aming mga programa noon. Pero ngayon, umabot na siguro ng mahigit o humigit kumulang 100. Pero iyon ay sa pakikipag-ugnayan din sa iba't iba pang mga tanggapan, mga student organization, at hindi lamang ito nakukulong sa loob ng PUP main campus, no? Pati yung ating mga kasama sa satellite campuses at branches ay mayroong pakikibahagi dito. So hindi naman dapat natin iwawaglit sila sapagkat sila ay bahagi din. So ngayon ay tunghayan natin ang ilan sa mga programa na aming isinagawa na kung sakali baka kayo ay ma-inspire at baka makapagbunga ito sa mga susunod pang kolaborasyon na maaari nating pagsamahan. Kami ay tumatanggap ng pahikipag collaboration, no, hindi lamang sa iba pang mga opisina sa PUP kung hindi pati sa student organization. So malaya kayong makipag-usap sa amin. Kung kayo naman ay nangangailangan halimbawa ng mga tagapagsalita, nakapag-buo na rin, no, primarya, pangunahin, nakabuo na rin kami ng PUP GAD Resource Pool na dadaan sa mga pagsasanay nang sa ganoon ay mas marami tayong mga kapanalig na maaari nating matap kung kinakailangan nilang magbigay ng talk, panayam, kaugnay dito sa mga paksa na may kinalaman sa gender and development. Ayan. Noong 2019, ito lamang yung aking na-highlight, pero ito yung pinakauna na programa naming isinagawa. No? Ito ay sa pakikipag-ugnayan sa Gabriela Youth, no, sa PUP. No? So face-to-face, in-person pa yung mga activity na ginagawa nito mga panahon na yon. At kadalasan ay sinisikap talaga namin na hindi lamang mga kawani yung dadalo kung hindi maging mga mag-aaral din. Sapagkat ang naniniwala kami na ang lifeblood ng ating pamantasan ay ang mga mag-aaral. Kung wala ang mga mag-aaral, hindi iikot, hindi tutuloy, hindi tatakbo yung ating sintang paaralan. Kaya importante na yung mga mag-aaral yung sentro ng ating programa at kayo din yung partikular na tutumbukin ng ating mga ginagawang advokasya. No? Noong 2020, bago yung pandemya, bago pumutok yung pandemya, ito yung isa sa malaki naming aktibidad na isinagawa, Alas ng Bayan. Ito ay sa pakikipagtulungan sa Institute for Climate and Sustainable Cities na kung saan ay na-highlight dito yung kakanyahan, kakayahan at kalakasan ng mga kababaihan gamit yung gunita. So tinalakay dito ang mga yung iba ay kilala, yung iba ay hindi ganoon palaging nababanggit na mga bayaning babae. Narito rin ang Ulat Lila na kung saan ito'y sa pakikipagtulungan, particular sa Center for Women's Resources, na ito ay taon-taong isinasagawa. Nitong taon lamang ito, hindi tayo nakapaglungsad ng Ulat Lila. Nariyan din ang mga research, writing at training na aming isinasagawa na hinihimok hindi lamang yung ating mga manaliksik sa pamantasan ng dadalo, kung hindi ang ating mga mag-aaral na interesado na
aralin pa o palawakin ng kanilang kaalaman kaugnay sa mga konsepto, mga issue o mga bagay na may kinalaman sa kasarian, no? Noong 2021, ayan yung mga pagpapatuloy pa rin ng Ulat Lila. Ito naman ay yung Women's Month celebration natin na kung saan ay pinakinggan natin ang danas ng ating mga kasama sa ating pamantasan. Meron kami ditong naimbitahan na isang mag-aaral na pinakinggan natin, hinayaan natin siyang maghayag din ng kanyang danas bilang isang estudyante na babae, no? At narito rin yung Safe Space Online Classroom for LGBTQIA+ students, no? Sa tingin ko, kung hindi man ito ang una, ay isa sa mga medyo marami tayong naging audience dito na kung saan ay nakapagmulat ng kamalayan ng ating mga mag-aaral. Ito ay bahagi ng masugid naming isinusulong na magkaroon ng ligtas na komunidad para sa ating lahat. Diba? Dito nabagtas na pag-usapan yung kaugnay doon sa iba't ibang pronouns sa ating SOGSC, no, yung pag-unawa natin doon, at dito nabigyan natin ng panimula na kaalaman at siguro ay na-empower naman yung mga dumalo para sila ay maging hayag sa kung ano yung kanilang napiling kasarian, huwag itong itatwa, huwag itong ikahiya. At para naman sa iba na hindi ganoon kapamilyar sa mga termino, ito ay nagmulat naman sa kanilang mga mata na kung saan ay may ganoon pala, no? Na kinakailangan pala ay maging sensitibo tayo, no? Kinakailangan nating unawain. Hindi ko muna binabanggit yung salitang pagtanggap sapagkat kagaya ng binanggit sa kahulugan ng God, isa itong proseso. So medyo malayo pa yung lalakbayin, ika nga doon sa video, no? Mahirap nating puwersahang pakainin ng mainit na kanin ang kahit na sino sapagkat tayo ay mapapaso. So hayaan muna natin na ito ay kanilang makita, maunawaan, at sa kanila ito isusubo, nguyain, at kanilang tatanggapin sa sistema. Ito pa yung ilan sa mga gawain naming isinagawa. Ito ay sa pakikipagtulungan naman sa College of Arts and Letters, ayan, ang Human Trafficking and Sexual Harassment. Naging paksain ito sapagkat sa panahon ng pandemya, dito yung mas dumami yung bilang ng mga napapabalita na kung saan sa social media, no, sa mga sa online world, sa virtual world ay maraming mga kaganapang nangyayari, no, na kung saan ay nalalabag ang karapatan ng lahat, no, sa lahat ng kasarian, no. Kung medyo familiar tayo doon sa ibang mga binabanggit ko, naglipa na yung kung saan ay nakikipag-usap at kapalit ng ilang halaga ay merong ginagawa sa kanila, o di kaya naman ay nandyan din yung lantaran na pagbabastos o pagbabanggit ng mga salitang hindi maganda sa ating mga kasama. Ito ay interesante ding pag-usapan kung paano magkaiba ang turing, magkaiba ang ugali ng mga tao sa virtual at saka sa in-person, no? Kasi parang kapag ka nasa virtual, nagbabago yung persona ng isang individual, no? At ito nga, kagaya ng aking binabanggit para sa masugid naming pagsusulong ng ligtas na komunidad sa sintang paaralan, tuloy-tuloy yung ating refresher course on anti-sexual harassment. Una namin itong ipinakilala or una namin itong inilatag para sa mga guro, sa ating mga kaguruan. Particular yung ating mga deans, chairperson, kasi sila yung tumatayong magulang sa ating mga programa, sa ating mga kolehiyo, at kinakailangang alam nila kung ano yung dapat gawin kapag ka may nangyaring kung mayroong nangyaring hindi inaasahan. Ganoon din, nagsulong din kami ng mga anti-sexual harassment na training para sa mga bago nating mga kaguruan, empleyado, at tuloy-tuloy naming isinasagawa hanggang sa kasalukuyan itong anti-sexual harassment training para sa ating mga mag-aaral. Particular na focus nito ay yung mga dumadalo o yung mga kukuha na ng kanilang internship program. Nauunawaan namin kasi na higit kanino man, mas vulnerable yung mga estudyante na kukuha ng kanilang internship program sapagkat sila ay lalabas sa kalinga ng paaralan at doon sa mas malaking mundo ay hindi tayo nakakasigurado kung may mga tao ba nagagawa ng hindi maganda. Nang sa ganoon, maunawaan nila kung tama ba ito, tama ba yung nararamdaman ko,
tama ba yung ginawa niya? Ano ang dapat kong gawin? Mamaya ay mas palalawigin ko pa kung ano yung ating mga kinakailangang gawin kung sakali, no? Wag naman, pero kung sakali na mayroong hindi inaasahang pangyayari. Nariyan din yung iba pa naming mga programa, itong anti sa VAUCI, no, yung Vow Free Community na ating ginugunita tuwing 25 ng Nobyembre hanggang 12 ng Disyembre. So serye din ito ng mga seminar, no, na kung saan ay dinaluhan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi maging kawani ng ating paaralan. At ito rin, naglungsad din kami ng isang panayam na kung saan ang pinakapaksa naman dito ay may kaugnayan sa sexually transmitted disease, particular itong HIV at itong AIDS. Ito ay mainit na usapin at siguro mababanggit ko na ng una, isa ito pa rin sa mga isa sa gawa namin ngayong taon na inaasahan na sana ay makadalo ang nakararami. No, wala tayong particular na datos, wala tayong bilang as far as I know kung kumusta ang kalusugan ng ating mga mag-aaral, ng ating mga kawani at kung pag-uusapan natin itong HIV. Hindi natin alam iyan. Sinisikap namin na baka makapaglunsad tayo ng free HIV testing sa ating paaralan. Of course, ito ay sa pakikipagtulungan sa ating medical services department. Pero ito ay nasa pangunang pakikipag-usap pa lamang, conceptualization, sapagkat hindi basta-basta maisasagawa ang mga bagay na kagaya nito, lalo't ito ay may confidentiality na pinag-uusapan. At makakaasa naman tayo na kung sakaling maipush through namin yung mga programang isasagawa na kagaya nito, yung HIV testing particular ay magiging pribado ito at ito ay walang ibang makakaalam, no? Ayan, noong 2022, narito rin, no? Siguro ay natuwa naman ako na yung pagtanggap ng komunidad sa programang aming isinagawa sa Women's Month ay lagpas-lagpas doon sa traditional natin na pag-unawa sa tungkol sa pagiging babae. Dito namin naimbitahan si Ms. Mela Habidjan, no, at siya ay nagbahagi tungkol sa essence of being a woman. Papaano ba maging isang babae? Siguro ay mas lumawak yung ating kaalaman kanina sa pagtalakan ni Dr. Natalie tungkol doon sa SOGI, no, na ang pagiging babae ay hindi lamang sa pagkakaroon ng matres, hindi lamang sa pagkakaroon ng buwan ng dalaw, hindi lamang sa pagkakaroon ng anak, di ba? Isa sa mga bagay na pinag-usapan dyan ay papaano pala kapag ka ang biological na babae ay tumigil sa kanyang buwan ng dalaw o hindi siya nagkakaroon ng buwan ng dalaw o hindi siya nagkakaroon ng anak, hindi na ba siya babae? So isa sa mga bagay iyon na napag-usapan dyan at nakakatuwa naman ang naging feedback ng ating mga kasama sa ating paaralan. Meron din tayong paglulungsad ng samot-saring kwentong pangkababaihan na nagbigay ng kanikanilang mga pananaliksik, nagbahagi ng kanikanilang mga pananaliksik ang ilan sa mga kaguruan dito sa ating sintang paaralan. Ito ay bahagi pa rin ng pagpapalakas ng ating gender research sapagkat nakalulungkot man pero medyo mahina tayo sa ganitong mga pananaliksik. Kaya hinihimok namin ang ating mga mag-aaral kung kayo ay gumagawa ng inyong mga primaryang pananaliksik o di kaya ng inyong mga undergraduate thesis. Kung kayo ay interesado, maaari ninyong pasukin ito. At marami tayong mga kaguruan, may mga tanggapan tayo katulad ng sa amin na maaaring makapagbigay ng question, makapagbigay ng komento, makatulong siguro sa pagbibigay ng mga resources o makapagturo sa inyo sa individual na malawak ang kaalaman patungkol doon sa paksa nang sa ganun ay magabayan kayo, no? So sana marami mula sa inyo ang mag-venture din sa panaliksik patungkol sa gender and development, no? Ito pa yung ilan sa mga programang isinagawa noong 2022. Medyo naging hitik kami sa gawain noong 2022. Nandyan yung ating gender sensitivity training para sa mga artists natin ng sintang paaralan, no? So naging kasama natin dyan si Gio Potes ng University of the Philippines Diliman Gender Office. Ganoon din na pag-usapan natin kung ano ang koneksyon ng kalusugan at kasarian. So nariyan, nakasama natin si Ryan Moralde. Ito ay graduate natin mula dito sa food
Technology, no? Nariyan din si Prof. Gilen Nabong at naimbitahan natin si Dr. Amy Lopez mula sa Philippine General Hospital, no, na nagbigay ng kaalaman tungkol sa kalusugan, proper nutrition for transgender people undergoing transition. Katulad ng aking nabanggit kanina ay naging bahagi na ng tanggapan ng Gender and Development Office ang Center for Inclusivity and Diversity sa pangunguna ni Chief si Sir Louie Montemar, no? At ito yung pinakaunang aktibidad na ginawa sa pakikipagtulungan sa aming tanggapan, Techie Senior Citizen and Retirees Group, a success story. Paglilinaw lamang, no, na dahil nga sa antanggapan, ang pangalan ay Gender and Development, huwag sana tayong malito na puro sa kasarian lamang ang ating tinatalakay or puro sa kababaihan lamang, no? At pamuhat noong naging kabilang ang Center for Inclusivity and Diversity, kami na rin ay naglulunsad ng mga programa, gawain, polisiya na may kinalaman sa indigenous people, PWDs, senior citizen, no, and of course yung ating pakikisangkot sa Pride Month, no, live love pride, no. Ilan pa ito sa ating mga isinagawa, gender sensitivity training, ito naman ay naka-focus sa ating mga kawani, particular yung ating facility management office, no. Importante yan na isinagawa rin namin hindi lamang para sa ating mga kasamang kawani sa FAMO, sa facility management office, kung hindi pati sa ating mga security personnel at doon sa mga kasama nating naglilinis o nagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Nang sa ganoon ay hindi na lamang basta-basta tatawagin ng tatawagin ka ng oy, di ba, or sisitsitan yung isang individual, or kahit na yung kanyang gender expression ay isa ng babae, ay tatawagin pa rin sir. Importante iyon, no, na kinakailangan ay alam nila, no, malaman nila, hindi lang mga estudyante, hindi lang kaguruan, kundi pati iba pa nating kawani ay maunawaan na yan. Naging highlight din ng 2022 yung paglulansad namin ng gender fair language in office communication. Importante rin ito at nagbunga itong aktibidad na ito sa paglalabas namin ng memorandum na kung saan ay isinusulong na gamitin natin or obserbahan ng paggamit ng gender fair language. Makapangyarihan ang salita. At sa kung paano natin ito sasabihin, paano natin ito bibigkasin ay maaaring makapagpabago ng pananaw ng iba. Diba? At maaari itong makabago sa ating lipunan. Ngayong taon, maglulunsad din kami ng gender fair language. Sisimulan natin ito doon sa ating mga kawani. At susunod ay maglulunsad naman kami na bukas para sa ating mga mag-aaral din. Ayan. Ito rin, no, isa sa mga highlight na mayroon noong 2022 ang kauna-unahang gawad sinta na kung saan ay kinikilala natin ang mga tanggapan, mga individual na naging porsigido, kinakitaan ng mahusay, no, na pagpapamalas ng kanilang pakikisangkot at pagsusulong ng gender and development. At nais ko rin i-highlight para sa ating mga kasama ng mga mag-aaral na kami rin ay merong ibinibigay na parangal para sa samahan ng mga mag-aaral. Ito yung natatanging samahan ng mga mag-aaral. Ayan. So, maaari nyo tingnan yung aming Facebook page para sa guidelines. Pero pag malapit na rin yung call para dito ay ilalabas namin muli yung guidelines. Baka merong mga organisasyon dito, student organization, at pati yung mga kasama nating kawani, no, individual o tanggapan, baka nananais ninyong magpasa, no, para dito sa ating call, no, para sa mga parangal na ating ibibigay. Bagaman hindi kami nagbibigay ng pera, yung aming pagkilala ay pagpapatunay na napapansin kayo. Yung mga mumunting bagay na inyong ginagawa ay malaki, no, malaki ang ambag, malaki ang impact niyan sa ating komunidad. Ayan. Ito pa rin yung isa sa highlight ng 2022 na kung saan ay ito yung malawakang in-person activity, yung ating Anti-Vow Expo na dinaluhan at kinasangkutan ng iba't ibang student organization. Maraming mga estudyante ang nagpunta dito at nakisangkot sila dito sa ating Anti-Vow Expo. Ganoon din, yung iba pa nating mga tanggapan, ang
Open University ay kasama din natin dito. Sila ay meron ding booth. Nandyan din yung iba pa nating mga kasama like ang Guidance, I believe, at iba pang mga organisasyon ng mga estudyante. So ito ay hindi ito for the cloud, kagaya ng binabanggit ko kanina, no? Ito ay pagpapakita natin ng ating porsigido na pagsusulong na iwaksi ang anumang karahasan sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak, no? Mapapansin na naka-pattern din, nakabata yung mga programang ginagawa namin, yan ay komporme doon sa mga isinasagawa sa mga aktibidad nasyonal, internasyonal, at kung meron din kaming mga nakikitang mga suliranin sa ating paaralan na kinakailangan ng solusyon, no, para mamulat yung kamalayan ng ating mga client at ng organization. Nahati kasi sa dalawa yung aming mga isinasagawang programa. Meron tayong client-focused at meron tayong mga organization-focused. Sa client-focused, ito yung mga nakita na ninyo simula pa kanina sa mga naunang larawan na kung saan ang primaryang target nito ay yung ating mga mag-aaral, ating kawani, alumni, at iba pa nating mga partner na tanggapan sa labas ng PUP at mga individual. Samantalang yung organization focus naman, ito ay nakabatay na mismo or ang primaryang gustong tugunan nito ay yung mga mangyayari, no, na ilulunsad na gawain o programa mismo ng sintang paaralan. Halimbawa, mga pulisiya, no, mga policies, guidelines na ilalabas. Ayan, isa pa. Ayan, makikita natin dyan ang mga kasama natin sa NSTP. Ayan, at sa Open University. So, kaway-kaway, kung nandito ang ating mga kasama, o diba, naalala namin kayo. At narito rin yung ating isang grupo to ng mga mag-aaral, no? Wisdom, no? Sila din ay naroon. Ayan, so ilan lamang yan. Nandyan din ang Kasarayan LAN, nakasama natin sila. College of Communication Student Council, nariyan din, pati ang Bahaghari. Hindi ko lang magunita itong isang grupo na ito, no? So kagaya ng nabanggit kanina, ang pag-uusap ng gender and development ay hindi lamang para doon sa kasarian mismo, no? Binabagtas nito ang kasaysayan, ang ating lipunan, ang ekonomiya. Kaya sa lahat ng panig, sa lahat ng sulok, makikita ninyo na dapat palang isaalang-alang siya, no? Kapag gumagawa tayo ng desisyon, may sasabihin tayo, kailangan nating i-consider siya. I know, parang masyado siyang marami at baka ma-overwhelm tayo dyan, pero unti-unti, gradual natin siya, no? Itong 2023, ito yung aming unang ginawa, no? National Women's Month, na kung saan kinilala natin ang mga kasama sa ating sintang paaralan. Kayo ay, sa tingin ko, ay mga first year student. Baka hindi kayo ganoon kapamilyar, pero siya ay si classmate. Ayan, si Ate Lorna. Institusyon na itong si Ate Lorna, no? Na mas kilala nga sa tawag na classmate. Siguro kung kayo ay pumapasok na ngayon at makikita niyo siya, ayan, pwede kayong mag-hi kay Ate Lorna, no? Ito rin, si Albien, no? So, familiar tayo kay Albien. Kinilala din natin siya sa National Women's Month. At si Graciela, mula naman ito sa Wisdom, no? At ito rin, yung ating isa pang isinagawa noong Women's Month, noong March 31st, serbisyo para kay Juana. Hindi ko alam kung may mga kasama tayong mag-aaral dito na nakadalo at nakatanggap ng gift pack mula sa Unilab. Ayan, so ang Unilab ay naging kabahagi rin at nagbigay ng kanilang mga loot bag, ayan, yung mga gift pack na nariyan. So yung mga marami tayong mga estudyante na pumunta at naka-avail ng serbisyo na kung saan ay merong pwede sa health, pwede ring legal counsel, no? Nandiyan ang ating legal counsel, ang CODI, ang legal office ay nariyan. Nariyan, nagpunta rin yung ating mga kasama sa College of Law. May kasama rin tayo sa guidance office dito. So yung mga gustong makipag-usap, no? Baka hindi kasi nauunawaan or hindi batid na nakararami sa atin, no? Meron tayong serbisyo mula sa guidance na pwede nating i-avail, no? Kung mga counseling, ganyan, makipag-ugnayan tayo sa kanila. Ito yung mga kaabang-abang na programa na ilulunsad pa dito sa ating paaralan. At of course, meron pa kaming ilang mga ilalagay dyan. Ang Pride Month ngayong 2023, maglulunsad kami ng isang programa. At ito ay in-person din na isasagawa ngayong June
27 namin siya isasagawa na kung saan ay ipapakita dito ang tungkol naman sa mga usapin na kabaklaan, no? And hindi negative yung gusto kong sabihin doon kung hindi ipapakita natin kung ano-ano ang mayroon, 'di ba? Ano-ano ang kalakasan, ano-ano ang mga suliranin. Magkakaroon din kami ng anti-sexual harassment na training para sa ating laboratory high school. Muli, hindi lang yung kolehiyo, mga nag-aaral sa kolehiyo ang aming target. Last year din kami ay nakapagbigay ng anti-sexual harassment training para sa ating mga kasama sa senior high school. Bilang tayo lahat ay kabilang ng komunidad, kayo ay mga client lahat. Pag-uusap kaugnay sa sex education, naaprubahan naman itong ating proposal na ito na makapaglunsad tayo ng isang panayam na pag-uusapan ng sex education. Ito ay panimula pa lamang at inaasahan ng aming tanggapan na makapagbubukas pa ito ng mas marami pang gawain na hindi na maging tabu na pag-usapan ang tungkol sa sex education. Ako personally ay naniniwala na kapag mas ililihim natin ito, ay hindi siya magre-resulta ng maganda or sa maganda. Kaya kinakailangan mas maging bukas tayo kaugnay dito. So abangan nyo din itong aming ganitong programa na ikakandak din ito in person, no, ngayong June 27 din. Ito ay sa umaga, sa hapon naman itong ating isasagawang panayam para sa Pride Month din, no? Nakalimutan ko rin bagitin at hindi ko naisulat dito. Meron din kaming pinag-uusapang kolaborasyon ngayon kasama ang student organization ng College of Arts and Letters. I think ito yung kanilang debate team na ngayong June 13 ay kami ay maglulungsad ng contest, no? Contest ito para na may kinalaman pa rin sa tema kaugnay sa Pride, no? So abangan pa rin yung ating mga anunsyo kaugnay dyan. Baka kayo ay maging interesadong dumalo sa ating mga gawain. Ayan, gender and nutrition, ipagpapatuloy natin iyan lalo pa sa panahon ngayon na talagang mayat maya ang report kaugnay sa mga sakit na may kinalaman na babagtasin ang kasarian, ano? So, particular yung HIV, kinakailangan siyang pag-usapan talaga. Anti-Vowsy 2023, definitely ito ay kasama rin sa mga programing aming ilulunsad. Hindi ko lang tiyak kung kami makakapaglunsad pa ng malawakang booth kagaya noong nakaraan sapagkat medyo maraming isinasaayos sa ating paaralan. Pagpapatatag ng kampanya para sa ligtas na komunidad, ito may mga pauna na kaming pag-uusap sapagkat sa kasalukuyan ay pinaplano na namin na muli, no? Muli ay sisiguraduhin namin na mula sa mga dean, chairperson, faculty, student organization, mga estudyante kahit hindi kabilang sa anumang samahan ay kinakailangang makadalo, makakuha ng anti-sexual harassment training. Isa sa mga isinusulong namin simula pa noong una ay maging requirement sana ng revalidation ng mga student organization na dapat yung mga at least yung executive committee ng mga student organization dapat ay meron silang kaalaman patungkol sa anti-sexual harassment. Hindi natin sinasabi na ito ay nangyayari, pero yung posibilidad na baka ito ay mangyari. So, importante talaga na dapat ay maalam tayo patungkol dyan para nauunawaan natin kung saan tayo pupunta. At speaking of sa ating mga pwedeng puntahan, kapag ka tayo ay merong naranasan na ganito, nariyan ang Office of the Student Services, ang Guidance Office, at CODI in particular ay pwede nating lapitan at maging ang aming tanggapan para ma-refer kayo at mabigyan kayo ng payo, no, na kayo ay magagabayan ng tama. Meron po tayong CODI manual, ha? Maliban po sa student handbook natin, meron tayong CODI manual na siya nating batayan, sandigan, partikular sa mga uri, porma ng pang-aabuso. Ito man ay ginawa ng kapwa natin mag-aaral, someone with moral ascendancy or merong control over us, like for example ay kawani o di kaya ay kaguruan, yun ang pwede nating pagbatayan. Ang mahirap kasi dito kapag hindi natin alam kung saan tayo pupunta, imbes na mabigyan kayo ng tamang payo, ay mas lumalala pa yung sitwasyon, mas napag-uusapan siya at sa hindi magandang sitwasyon, mas na-highlight pa at mas lalo pang nagiging biktima yung biktima at pati yung accused kapag ka ito ay hindi napag-usapan sa tamang plataforma, no? So, importante na tayo ay alam kung saan yung ating pupuntahan. So, pwede kayo magpadala sa amin ng liham sa Gado,
GADO at pup.edu.ph or pwede rin kayong pumunta doon mismo sa aming tanggapan o doon sa iba pang mga nasabi ko kanina na opisina. Integration ng GAD sa mga curriculum. Nasimula na ito noong 2021, no? Na kung saan ay isinusulong talaga namin na dapat ang mga curriculum na isinasagawa natin or inaayos natin, pati yung mga reading materials at yung module, as much as possible dapat ay maging gender sensitive. May mga asignatura na tayo ngayon, like for example yung gender and society, understanding the self, iyan ay mayroong mga pagtatalakay na kaugnay sa pag-unawa sa ating sarili at kaugnay sa pag-unawa sa kasarian. Pero mas paiigtingin pa natin, lalo na yung paggamit ng gender fair language, yung paggamit ng mga male-centered na salita, no? Na imbis na ito ay makapag-label o makapaglagay sa atin sa plataforma na kung saan ay may pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian, ay maging sa salita pa lamang, doon pa lamang sa salita ay naiaangat pa rin yung isa lamang kasarian, which is hindi siya fair, di ba? Kaya nga sinusubukan nating maabot yung pagiging equal at saka yung sa equity na binabanggit nga. Pag siguro na ang struktura ay gender sensitive, ang mga isinasagawa or mga ginagawang gusali or kung may mga proyekto sa loob ng ating paaralan, mayroong representative ang gender and development. Nang sa ganoon ay ma-check natin, okay ba ito, 'di ba? Ito ba ay favorable? Tama ba yung ilaw? Baka kasi iniisip natin na ang usapin ng gender and development ay sa kung paano lamang tayo makikisalamuha sa ating mga kasama. Pero hindi iyon. Nasa mga report na kung saan maraming isyong pangkasarian ang natatalakay or nangyayari dahil sa hindi maayos yung istruktura. Halimbawa, yung tamang liwanag doon sa isang lugar, lalo na kung may mga mag-aaral tayong dumadalo ng klase tuwing gabi. 'Di ba? Kinakailangan isaalang-alang din yung kapaligiran, 'di ba? At halimbawa sa mga kasama natin na PWD or senior citizen, meron bang rampa na pwedeng daanan para mas maging maayos para sa kanila? So makakaasa kayo na meron tayong kinatawan mula sa Gender and Development Office na kasama diyan at tumututok, 'no? Pagsama ng talakayan kaugnay sa GAD sa mga orientasyon. Tiyak ko naman na ito ay isinasagawa, no? Sapagkat may pahikipag-ugnayan din sa amin ang Student Affairs and Services na tuwing orientation. Sana, no? Hindi ko natutukan na ito kasi sana yung sa mga orientation ng mga bago nating mag-aaral ay naisasama ito. Pag-uusap tungkol sa kasarian, pag-uusap tungkol sa sexual harassment or kung ano man, no, bullying, discrimination, dapat din pag-uusapan iyan kasi kapag hindi natin nauunawaan siya, hindi natin nababatid, baka akala natin tama pa yung ginagawa sa akin pero yung pala naaabuso ka na. O di kaya naman ay may ginagawa kang isang bagay sa isip mo dahil kinalakihan mo mula sa iyong paligid, akala mo tama, yun pala ay mali na or hindi na siya katanggap-tanggap para sa iba. So, sinusulong din namin ang bagay na iyan. Para naman sa mga pulisiya, malugod at masaya naming ipinapaabot sa inyo na naaprubahan na itong ating gender policy. Ayan. So, makikita ninyo yung CP nito sa ating PUP website. At kung hindi ako nagkakamali, ay nagpadala rin ng ating Communications Management Office ng email. Nag-email blast sila para sa CP nitong ating gender policy. Ito ang pinakauna natin na ginawang pulisiya sa ating sintang paaralan na kung saan ay pwede nating sandigan kaugnay sa ating mga programang isusulong na may kinalaman sa GAD, no? Meron din kaming isinusulong na SOGI policy. Nabanggit kanina ni Dr. Natalie, 'di ba, na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin yung ating SOGI bill, pero itong SOGI policy na aming isinusulong sana ay makapagpapalakas pa, no, ng proteksyon, no, para sa lahat ng kasarian. At ganoon din yung inclusivity and diversity policy natin. Meron din kaming inilalabi na ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, nakaabot na ito sa ating higher officials at kanilang napag-uusapan. So sana ay maaprubahan ito. At huwag kayong mag-alala, wala pa siguro kayo sa sintang paaralan ng aming sinimulang gawin itong SOGI policy. Dumaan naman iyan sa serye ng pakikipag-usap sa mga mag-aaral, kinatawan ng mag-aaral, ganoon din sa kinatawan ng ating universidad, mga kawani. Nakipag-usap naman tayo, nakipag-dialogo at nag-conduct muna ng ilang pananaliksik bago ito isagawa. At ito, isa ito sa kapanapanabik na ilulunsad din namin, yung Gender Hub, no? Na kung saan ay naka
naka-integrate na sana siya doon sa ating system na ang mga estudyante, ang mga kawani, kapag sila ay pumasok ng sintang paaralan, automatic magla-login sila at meron doong mga module na kung saan ay magde-discuss na what is sex, what is gender, ano yung sexual harassment, ano yung paggamit ng gender fair language, so ano yung mga pwede nating mga module na pwede nating makita doon. Nagkaroon na kami ng pakikipag-usap dito sa ating ilan sa mga kaguruan mula sa College of Computer Science and Information Technology. CCIS, yun, baka nagkakamali ako doon sa banggit, pero idinedevelop na rin ito. Nasa phase 1 na tayo ng paggawa nang sa ganoon ay mas maging maayos at matutukan pa siya. No? So, dako tayo sa pagbubulay-bulay ng mga isinasagawang programa ng sa ating sintang paaralan. No? Sa kalahatan, ang mga programa, pulisiya at advokasiyang isinasagawa ng PUP, ibig sabihin hindi lamang tanggapan ng gado kung hindi maging iba pang mga tanggapan, kabilang dito ang Committee on Decorum and Investigation, Office of the Counseling and Psychological Services, Medical Office, mga sangay sa ilalim ng academic sector, branches and satellite campuses, student affairs and services, research sector, student organization, at mga individual na kapanalig ay nagsusulong ng mga gawaing makapaglalapit ng gender gap sa loob ng ating pamantasan. Makapagsisilang sa pantay at patas na karapatan sa bawat kasarian, ligtas na komunidad, mapagyakap na institusyon kabilang ang IPs, PWDs at maging senior citizen. Simulan natin ang pagkilala at paninindigan ng ating pagkakakilanlan. Sa mga unang araw ng klase, kung kayo ay magpapakilala, kung handa ka, kung ready ka na, ipabatid mo ang iyong pronouns. No? Kagaya ng binanggit ni ma'am, hindi pwede na iba yung magdidikta ng kung ano ang iyong kasarian or kung paano ka tatawagin, kung paano ka kikilalanin. Very wrong yun. No? Yung mga ginagamit na term, like for example, yung mga gaydar, for example, no? Na parang ma-determine agad ng isang individual, o bading to, o tomboy to. Hindi pwede yon, no? Hindi pwede yung ganyan. Ngayon, kung dahil sa mas gender woke yung term na ginagamit, mas gender woke na ang mga mag-aaral ngayon, ang mga ang henerasyon ngayon, no? Kung ikaw ay handa na ipabatid kung sino ka, kung ready ka na, pwede mong gamitin yung pronouns mo. Hindi ka naman pinipilit, pero sa paggamit nito, at least mauunawaan na, okay, ganun ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili, mababawasan natin kahit pa paano yung discrimination, and at the same time ay maiaangat mo yung iyong sarili. Proud ka kung sino ka, diba? Sikaping maging sensitibo sa salita, no? Gender fair language. Kung may mga suliranin katulad ng bullying, harassment, transphobic, homophobic slurs, narito ang pamantasan upang kayo ay kalingain at ipagtanggol. Bibigyang diin ko itong aking sasabihin. Walang puwang sa sintang paaralan ang mga sexual predator, groomer, at mga pagyurak sa ating sarili, lalo na sa napili nating kasarian. Pinakamimithi natin na darating ang panahon na hindi na natin kailangan pag-usapan. Diba? Yun sana yung goal na ngayon, pinag-uusapan siya kasi ang init-init, ang dami-daming issue na kaugnay dito, pero sana dumating yung panahon na hindi na siya pag-usapan. Bakit? Na sana yung mga bagay kaugnay sa gender and development ay bahagi na ng ating kaluluwa, nakatatak na sa kaibuturan ng ating pagkatao. Katulad sa pagpapaliwanag kaugnay sa kahulugan ng God, isa itong proseso. Hindi ibig sabihin na makalipas itong gawaing ito na ating dinadaluhan ay lahat tayo isa sa buhay na at isusulong ang God. Hindi siya ganoon. Masakit na katotohanan na baka wala na tayo sa paaralan, saka pa lamang natin magagamot ang lahat ng ito. Subalit, huwag tayong panghinaan ng loob. Sa kabila ng bagyo ng pagsubok, lagi nating aasahan na sumisilay ang liwanag sa silangan. Bumubuo tayo ng pundasyon para sa isang matatag, ligtas, pantay at patas na bukas. Regardless kung ano ang iyong katayuan sa buhay, naabot na pag-aaral, napiling kasarian, paniniwala o relihiyon. Ang sabi nga ni Tuesday Vargas, the best religion is kindness. At bilang panghuli, let me quote, nahugot ko ito sa social media mula doon sa isang pelikula or palabas, Afterlife yung pamagat. Happiness is amazing. It is so amazing that it doesn't matter if it's yours or not. It is a lovely thing.
A society grows great when old people plant trees the shade they know they will never sit in. Good people do things for other people. So wag yung isipin na yung ginagawa natin ngayon ay hindi nyo na mararanasan. Good people do things for other people. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong pakikinig. Narito ang aking mga sanggunian. Ayan, thank you so much Mr. Permejo for your cultivating and immersive talk. Tunay nga na LGBTQIA rights are human rights as well. We have to consider different factors based on science, history, sociology, law, research and statistics, and more to understand and comprehend the different concepts and policies of gender and development. Proper education is key to prevent further prejudice and discrimination of all genders. True ka dyan, Kuya Shane. Nawa ay lahat ng mga kasama natin sa webinar ngayon ay may natuklasan at naliwanagan na patungkol sa mga pulisiyang mayroon tayo sa napatungkol sa God. Now, let us move on to the next part of this discussion, which is the open forum. Let us call on Mr. Angelo Tejoso, the PUP Sandiwa Public Relations Officer, to facilitate our second open forum. Thank you very much to our speaker and to our Kabiwas today. First, we're super dami na kutulang natin ng Kabiwas sa podcast, especially ang mga services na pwede nalang makuha sa ating Kabiwas. Also, we acknowledge that na umapot na cross-level ka yung survival natin. So, ayun, let us move on to our first question. For our first question, where and how will be the process if someone experienced gender discrimination within our university? Alright, maraming salamat. Maganda itong katanungan na ito at dapat ay alam ng lahat sa atin. Kung ikaw ay nakaranas ng anumang uri ng pang-aabuso, no? Syempre yung iba ang kaagad nilang nilalapitan dito ay yung malapit na guro sa kanila. Okay lamang iyon. Pero responsibilidad ng guro at kung okay lamang doon sa mag-aaral na ilapit ito sa ating Committee on Decorum and Investigation. Yun yung solely natanggapan na siyang gagabay at dudulog dito sa ating mga concern na kagaya nito. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang mahirap kapag ka pinagpasapasahan yung concern mo na mula halimbawa sa estudyante, patungo sa isa pang estudyante, binanggit sa guro, binanggit sa chairperson, sa din ang mangyayari buong barangay na yung may alam, which is very, very wrong. No? So yung Committee on Decorum and Investigation ang pinakamalapit nating puntahan. No, yung dapat nating tanggapan na pagpapadalhan ng ating mensahe. Maari kayong magpadala sa kanila ng liham sa legal@pup.edu.ph. Ngayon, kung hindi kayo ganoon kasigurado kung tama ba yung proseso na inyong gagawin, narito yung aming tanggapan. Pwede kayong magpadala ng liham sa amin, gado@pup.edu.ph, nang sa ganon ay mabigyan namin kayo ng payo, ano yung dapat gawin. O di kaya naman sa ating mga God advocate na nandirito, no, basta siguraduhin po natin na ito ay hindi kakalat sa madla at makalipas kung okay ito doon sa nakaranas mapakapwa guruman ito, kawani o estudyante, ilalapit natin siya sa CODI doon para hindi na siya kung saan-saan pa makarating, hindi na siya pag-usapan pa sa social media kasi mas lalong lalala yung sitwasyon kapag kumalat siya, no? So, yun. Ayun, maraming salamat po sir, Sir Jerome, for that. Okay, sa susunod natin na question. Ayan, sa next question natin, I'm a transgender and mahaba po yung buhok ko. However, sabi po ng prof namin, di daw po dapat ako nagaganon dahil lalaki daw po ako. Paano po pagka na-discriminate po kami ng mga mismong professors po namin? Well, it's a no-no, no? Nasa Safe Spaces Act natin, meron tayong batas kaugnay dyan. Kaya lang, kinakailangan maging malinaw sa atin. Iba yung policy pagdating sa DepEd, iba yung policy pagdating sa CHED. Sa DepEd, hindi ko alam kung kayo ay pamilyar, pero merong sitwasyon na kung saan ay kinakailangan muna nilang ipaalam sa mga magulang nung mag-aaral kung
okay sa kanila na gawin ito ng kanilang anak sapagkat tinitingnan bilang isang minor pa yung mag-aaral, no? At nasa policy nga siya doon. Pero sa CHED, ibang usapin naman siya. Wala namang polisiya sa ating paaralan na dapat ay kung ikaw ay ang pagkilala mo sa iyong sarili ay isang transgender woman or transgender man, ay lilimitahan ka sa gusto mong gawin, particular sa buhok, no? Wala akong alam na polisiya na may binabanggit kaugnay sa buhok. Pero kapag ka meron kayong guro, merong sino man na nagbanggit sa inyo na iba yung sinasabi sa inyo o tinutuya kayo o dinidiscriminate kaugnay dito, wag natin siyang i-tolerate, natama ba yung term? Wag natin siyang i-tolerate, no? Pwede nating ipaalam sa kanya. Of course, gaya ng binanggit kanya ni Dr. Natalie na hindi dapat tayo parang tigre na tatalonin siya sapagkat ipinapakita mo at ipinapaalam mo na ito ang iyong karapatan, pero mahinahon nating ipaunawa sa kanya. At kung talagang sukdulan at hindi iba pa rin talaga yung kanyang approach pating dito, maaari na kayo makipag-ugnayan sa amin. No, maaari nyo na ipaabot ito sa amin. No, hindi lang sexual harassment cases ang ating tinutugunan, pati yung discrimination mismo. No, hindi lang yan sa teacher ninyo, sa instructor, sa professor, pati maging sa ating kapwa kamag-aral. Ayun, maraming salamat po doon, Sir Jerome, for our next question. Ayan. For our next question, I am a cross-dresser since I identify myself as gay. Ano po ba ang rules patungkol rito regarding sa university policies? Walang espesipiko pang rule ang pamantasan kaugnay dito. Ito sana ay sasaklawin ng ating SOGI policy. Yun yung sana nalamanin niya. Paano ba? Walang specific na rule na nagbabanggit patungkol dito sa ating pananamit pa sa paaralan. Siguro itong ganitong pag-uusap ay matatalakay lamang or mabibigyan siya ng highlight kapag ka yung estudyante o yung mag-aaral ay kabilang sa isang programa na sumusunod sa kanilang dress code. Pero karamihan dito sa atin sa PUP, wala naman tayong uniform na ginagamit or sinusuot. Kaya ox lang yon na na-express natin siya ng maayos. Pero pagdating sa policy, yun sa SOGI policy pa siya, pero yun nga, hinihintay pa natin na lumabas yung pagdating doon. No? Ako, ito ay personal ko na opinion, labas ang tanggapan, labas ang opisina na aking pinanggagalingan. Regardless kung ano ang iyong kasuotan ay ang iyong pagpapackage sa iyong sarili, 'di ba? As long as nadadala mo siya ng maayos, as long as wala kang tinatapakan na tao, wala kang sinasaktan, hindi wala namang masama siguro doon, no? Pero ilan sa mga bagay na titingnan naman natin, 'di ba? Ay unawain natin kung nasa ang lugar tayo. Kung nasa paaralan, 'di ba? May mga specific din tayo na dapat nating tingnan. Akma ba na ganito ang aking pananamit kapag ako ay nasa loob ng paaralan? Akma ba na ito ang aking pananamit kapag nasa labas ako ng paaralan? So, i-consider din natin yung mga bagay na yun. Para sa mas malalim na pag-unawa kaugnay dito, hopefully ay maipasa yung SOGSE policy natin sa ating paaralan at mas mabibigyan tayo dito ng mas malalim na proteksyon siguro or guide sa kung paano natin sa susundin. But as of now, wala. Wala akong alam. Hindi ko alam kung meron na, wala akong ibang nabasa pa nakaugnay doon. Kahit nga sa ibang pamantasan, actually kahit ang SOGI policy nila, wala rin silang SOGI policy pa sa ibang pamantasan. Ang UP Diliman, wala rin silang SOGI policy pa. Hindi ko particular sa ginagamit nila pero wala pang ibang pamantasan dyan. Ayun, maraming salamat po doon, Sir Jerome. And for our last question, are there any medical services that PUP offers to gender-related needs, such as free napkins or tampons, free HIV testings, or contraceptives? Ayun, maraming salamat dito sa tanong na ito. No, free HIV testing, wala pa. Pero muli ito yung winowork natin na meron tayong paunang pag-uusap kaugnay sa ating medical services department. Sa napkins and or tampons, I believe may ibinibig, merong
mayroong ilan na reserba doon sa ating medical services department. Contraceptives, as far as I know, ay wala. Pero maganda itong tungkol sa napkins or tampons, siguro kapag ka marami na yung ating mga mag-aaral na nakapasok ulit at okay na yung ating pasilidad, isa sa mga bagay na pwede nating i-promote or gawin, like yung may automatic na machine sa mga CR na pwedeng mapagkuna ng tampons, no? Yun lang, kailangan sustainable siya. Dapat hindi lang siya one time, big time na yun na yun, no? So batid natin yung sitwasyon na meron tayo. Nakalimutan ko rin palang banggitin, no? Meron na kaming mga paunang paikipag-usap din sa pagkakaroon natin ng gender neutral CR, no? Na yun, bathroom, restroom. Ayan. Ayan. Ayun, muli maraming salamat po doon, Sir Jerome. And makikita naman natin na very in-uphold ng PUP ang mga service para sa mga gender na pangangailangan ng ating mga estudyante. Ayun, maraming salamat sa mga kadiwa. Patuloy lang man po na ipadala ang inyong mga tanong at sasagutin natin ito. And ayun po, binabalik ko na po ang space para sa ating mga host. Maraming salamat. Maraming salamat, Angelo, no? Kind of gracious ang pagfa-facilitate mo sa ating open forum ng ating second topic. And again, thank you very much po to our second speaker, Mr. Permejo, for answering the questions of our participants. At this juncture, may we call on our NSTP Director, Dr. Rovelina Hakuldia, to award the Certificate of Recognition to our second speaker. Maraming salamat, Ria. Sir Jerome, bagamat alam ko na ang mga programa ng GAD sa Sintang Paaralan, mas nalinawan ako sa ating roadmap at mga gusto nating makamtan sa universidad ukol sa GAD. Kami sa NSTP ay natutuwa sa kasiglahan ng Gender and Development Office at mga activities nito. Asahan nyo ang suporta ng NSTP Office kasama ang aming student organization PUP Sandiwa sa lahat ng oras. O mga anak, nag-commit na ako. Lam na din. Salamat, ma'am. May I now award the Certificate of Recognition? Polytechnic University of the Philippines, Office of the Vice President for Academic Affairs, National Service Training Program Office, this certificate of recognition is hereby awarded to Jerome P. Permejo in grateful acknowledgement of his academic contribution as resource speaker, imparting unparalleled knowledge and expertise during the webinar titled Godvocacia, Strengthening Youth's Awareness on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics. Given this 28th of May 2023, via Zoom and YouTube Live. Signed, Dr. Rovelina B. Hakuldia, Director NSTP, Dr. Emmanuel C. D. Guzman, Vice President for Academic Affairs. May dadagdag ka, Sir Joey? Okay na ako, ma'am. Okay na po. Yan ang aking chief, sir. Alam niyo naman yan. Thank you, Sir Joey. Salamat, Sir Jerome. At hindi ka na na nagpahuli sa husay ng iyong... thank you po. O yung ano po natin, ano bang pangalan ulit ng ating org? PUP Sandiwa po. PUP Sandiwa, no? O pag lumabas na yung aming guidelines, try nyo ding magpasa. Pati ang ano natin, NSTP, ma'am, no? So magbubukas ulit kami niyan sa mga darating na buwan. Sige po. Thank you po. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Hakuldia, for awarding the certificate of our second speaker. To everyone here in Zoom, we are inviting you to join us for the photo opportunity with Mr. Permejo. We encourage everyone to open their cameras and let us see your beautiful and handsome faces. Let us call once again Ms. Brianna
to facilitate our photo opportunity. Okay, so let us open our cameras na po. So 1, 2, 3, smile. So next slide po. Ayan, pa-open na po ng cameras. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you po. Thank you everyone. And of course, kagaya nga po ng sabi ni Kuya Shane kanina, tayo po ay magkakaroon ng mga best takeaways. For that, inaanyayahan po naming muli si Arwin Gavino at Angelo Tejoso para ipresenta ang mga napiling best takeaways. Ayun, magandang araw muli sa atin mga kadiwa. So, ako nga po ulit ang main slayer ng PUP Sandiwa, si Angela Tios. So, ayun po, babasahin po natin yung ilang takeaways po na nakita natin sa ating comment section. And ayun din, may mga corresponding prizes din po sila matatanggap through coordination po sa ating Facebook page. So, ayan po, to present po yung tech team natin, yung first takeaway. Ayan, so ang ating first takeaway is Even Inside ay galing kay Ace Bernardo from BSED SS11. Even Inside the Queer Community, the misconception and fitting into a box for a stereotype is observable. Example, a gay cis man is often associated with the idea of feminine qualities despite of varied expression. What do you think are the factors that contributes to this misconception and what actions can take to limit such rigid and unrealistic stereotypical standards. Ayun, maraming salamat doon, Ace. And ayun, pwedeng basahin ng ating partner ang susunod na takeaway. Ayan, thank you so much, Kuya Tejoso. And the next best takeaway is, it is really important for everyone to have enough knowledge about this particular topic. It may dishearten us that for so many decades, we are still living with these never-ending gender misconceptions as part of our social construct. But that is the challenge to our generation, to learn, to research, to speak, to educate, and to fight for the rights of ourselves and for our future generations. Gender is not a barrier to speaking, and gender is not a barrier to being heard. Speak now or forever hold our peace. Thank you so much, Dex Linson of ABELS13. Ayan, thank you very much, Angela Tejoso and Arwin Gavino. We call on our Chief of Civic Welfare Training Service, Mr. Joey T. Danting, to facilitate our open best takeaways as of the moment, no? Sir Joey? I think awarding ng certificate for the participants while we are still searching for the best takeaways, no? Paki-share na yung ating certificate. Yan. Again, no, maraming salamat na meron tayong halos 6,000 mga participants sa ating YouTube live. Maraming salamat. And of course, no, kaya naman sila kumapit, no, ng halos 3 oras sa ating ganap for today ay syempre dahil na rin sa husay ng ating mga speakers, no. Mula na kay Dr. Verceles at of course kay Professor Permejo. Maraming salamat. Eto, para ibigay sa inyo yung inyong Certificate of Participation, paalala lamang po, ito ay inyong ipapasa sa inyong mga NSTP instructors. Ulitin natin, no, ito po ay requirement o parte ng ating curriculum na kinakailangan na yung umattend po tayo. The Polytechnic, and to hear to read, no, the citation of this certificate, Polytechnic University of the Philippines Office of the Vice President for Academic Affairs, National Service Training Program Office, this certificate of participation is hereby awarded to the participants of this event for actively participating in promoting and empowering the youth and inspiring supported young minds during the webinar titled, Gadvocacia,
strengthening youth's awareness on sexual orientation, gender identity, and expression, and sex characteristics. Given this 28th of May 2023 via Zoom and YouTube Live, signed by Dr. Rovelina B. Jacobia, the Director of National Service Training Program, and Dr. Emmanuel C. de Guzman, the Vice President of Academic Affairs of this university. Muli, maraming salamat po. Ayan, thank you very much, Sir Joey Danting, for awarding the Certificate of Attendance and Participation for today's webinar. And now, check natin kung meron na nga ba tayong mga best takeaways as of the moment, Arwin Gavino. Meron na ba tayong best takeaways for today's webinar? Hello, Kuya Shane. Thank you ulit po. At as our, ano po, may chine-check pa rin kung sino po talaga ang pinaka-best takeaways for this webinar. Now, let's check on our comment section on our YouTube Live and check natin if sino ba talaga ang pinaka-best takeaways for this webinar. And last is, achieving gender equality requires collective action, persistent effort, and unwavering commitment. By Vebs Ramos, thank you very much. And lastly, we as society should create a safe space for LGBTQAI plus community by embracing diversity and supporting laws that protect their rights and legally address gender-motivated acts of violence. Thank you so much, Janaros Angelia. Thank you so much for giving your best takeaways this webinar. And hopefully, may natutunan po kayo dito sa ating webinar. Again, I am Arwin Gavino, your PUP CSSP representative. Ayan, thank you very much, Arwin. Best takeaways for today's webinar. And nga pala sa ating mga nakuha para sa ating best takeaways kanina, alalahanin niyo po na meron po tayong prize. Mag-message lang muna tayo sa ating page, PUP Sandiwa. Ayan, para makuha ninyo ang inyong prize. And of course, talaga naman na may natutuhan at mukhang nalinawan na rin ang ating mga participants patungkol sa kasarian at mga konseptong nakapaloob rito. And with that, let us call on once again our Chief of Civic Welfare Training Service, Mr. Joey T. Danting, to award the Certificate of Attendance. Okay. So maraming salamat po sa ating lahat, no? At ito na po, closing na po tayo. Ito yung pagtatapos na bilang pagtatapos ng ating aktibidad para sa umagang ito, no? Alam niyo po kami sa NSTP, no, kabilang sa aming curriculum ang pagtuturo talaga ng gender and development. Ibig sabihin, itinuturo namin ito sa maraming mga taon na. Gayunpaman, dahil sa husay ng ating dalawang panauhing tagapagsalita, si Dr. Versailles ng UP Diliman at Professor Permejo mula sa opisina ng GAD, marami na naman kaming mga bagong terminolohiya, mga updates tungkol sa kung paano nga ba dapat tignan ang SOGSC. Maraming salamat syempre sa dalawa nating speaker. Sa administration syempre ng PUP, sa pamumuno ng ating Pangulo, Dr. Manuel Muhi, syempre sa ating VPA, Dr. Emmanuel C. de Guzman, at syempre sa pagpapaunlad din ng ating VP SAS, no, si Sir Tom Testor. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aming opisina. Maraming salamat syempre sa ating NSTP Director at sa aking partner na si Sir Aljan Pada na gumawa ng maraming mga materials para sa ating event. Syempre sa ating mga faculty members na patuloy pa rin ang suporta, hindi naman po aabot ng 5,000-6,000 ating mga participants kung hindi dahil sa ating mga faculty members. At syempre, ang backbone ng event na ito, ang ating PUP Sandiwa na mula pa noon, okay, napaka-aktibo sa ating mga gawain. Tatandaan po natin, kalayaan. Ito ay salitang hinahanap-hanap natin mula pa sa panahon ng mga mananakop hanggang sa ngayon kung kailan lagana pa rin ang paglabag sa mga karapatang pantao. Ang tanong, mahalaga mga ba ang kalayaan? Alam ninyong ang sagot ay oo, sapagkat dahil dito,
may papamalas natin ng higit ang ating pagkatao. Walang pinipili ang kalayaan. Ito ay dapat nararanasan ng lahat. Kabilang na rito ang pagbibigay kalayaan sa pagpapahayag ng ating kasarian. Kabilang ito sa pagpapayabong ng yamang tao. Kung ating lubos na may papakita ang ating pagkakakilanlan, magiging tiyak din ang pag-unlad ng ating pamantasan, ng ating komunidad at ng ating bayan. God ay kilalanin, kadbukasiya ay palawigin. Maraming maraming salamat po at muli po tayo magkikita sa mga susunod pang aktibidad ng NSDP kaugnay ng gender and development. Magandang umaga po. Thank you very much, Mr. Danting. Ayon nga, sabi ni Sir Danting, ang kalayaan ay napakahalaga dahil sa pamamagitan nito, napapakita natin yung tunay nating pagkatao. At lagi nating tandaan na ang kalayaan ay hindi para lamang sa iisa o iilang tao. Ito ay para sa ating lahat. Moving on to our announcements, let us call on Ms. Eliza Pabilona, the PUP Sandiwa Assistant Secretary. Ate Eli, pave the way. Thank you so much, Shane and Ria. And thank you so much din mga kadiwa at ka-NSTP natin dyan na hanggang ngayon ay kasama pa rin natin through YouTube Live. I'm sure our fellow kadiwa and ka-NSTP learned a lot from the talk of our two resource speakers. So, to receive an e-certificate from this webinar, kindly check and fill out the evaluation form pinned in the comment section or next slide po. Babalik. Or scan the QR code on your screen. Make sure lang po na double check natin ang mga details regarding your names, capitalization, and name sequence because hindi na po namin i-address ang concerns nyo regarding that. And also, remember to take a screenshot po as a proof that you responded to the form and evaluated it. Next slide po. Again, strictly po, no evaluation, no e-certificate. Be reminded lang po that the form will be open for 24 hours lang po starting from this hour. Again, 24 hours lang po open ang ating evaluation form. In addition, next slide po. The release of the e-certificate will be on June 16, 2023 po. Next slide po. And if you have any questions or concerns, kindly message po the PUP Sandiwa's Facebook page with this messaging format. Kadbokasiya, event concern, name, PUP campus, program, year, and section, and your concern. Please make sure po na kapag magsasend kayo ng message is may na-attach po kayong proof. Next slide po. And lastly po, please support the PUP NSTP and its organization, the PUP Sandiwa Facebook pages to stay updated. Next slide po. And of course, don't forget to subscribe po sa PUP NSTP YouTube channel. Again, thank you so much po and have a great day ahead. Back to you, MCs. Maraming salamat, Ate Eli. And that's a wrap, mga ka-NSTP at kadiwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa isang makabuluhan at makulay na talakayan. Atin pong baunin lahat ng aral na mula rito upang lalong pag-igtingin ang gender inclusiveness patungo sa matiwasay at makulay na pang-araw-araw na buhay. Muli, I am your rainbow after the rain, Ria, the PUP Sandiwa College of Accountancy and Finance representative. Yeah, pride is for everyone. Let us promote equality, equity, and eradicate discrimination of all genders. Again, ako ang inyong alay o kakampi, Kuya Shane Brian Durol, ang inyong resident poses ng Sandiwa. At muli, maraming salamat po sa ating speakers, officials, participants, at sa lahat ng mga bumuo ng webinar na ito. This event would not be successful without all of you. To formally close this program, let us all take pride in singing the PUP hymn. Muli, lagi't laging gagamitin ang karunungan,
Para sa Diyos, Pilipino, at bansa, PUP ako, tagumpay ako. Thank you everyone and have a blessed Sunday. See you on our next activities. You'll be